Alright. We are good. Natuwa ba kayo dun, mga troopa? Kung nag-enjoy kayo dun. Goods na goods yan. Silipin natin kung meron ba tayong familiar names na nasa brackets. Parang wala. Ang pwede natin gawin next time ay... Oh, pwede ba nila tayong i-add lahat? Or... Pwede. Tapos... pagtatatanggalin na lang natin after para may space lang ulit yung friends list. Pwede, kung sinong gusto nating silipin, masisilip natin. Pwede. Goods na goods yan. Right, pero steady lang tayo. Kung may questions kayo mga tropa, the floor is open. Mag-question lang kayo sa comments, sasagutin natin yan sa chats. Goods na goods yan. Nawala si tropang AC. Shy type. Ayun, bumalik. Ayun. Napindot natin yung stop video. Stars galing kay Angel Bantilo. Pa-shoutout Lodi kay Fit Daddy PH. Ang mister kong mahusay mag-adventure. Marami nag-a-adventure today. Stars galing kay Christian J. Galvez. Pa-shoutout Sir AC. Paano po maging malakas? What's your secret daw, tropang AC? Mag-ano ka lang. Punta ka sa Facebook. Then, yun. Settings, change name, no? Ayun ang advice ko pala, yeah. Sa nagtatanong. So, pwedeng CJ Malakas. Yan. Pwede. Goods yan. Stars galing kay Johans Magpantay. Sir Rich, goods ba yung bird na may hair egg blackmail? Saka Dark Swoop, partner sa Double Anemone Aqua, saka Plant. Pwede yan, actually. Pero yung pinakasikat na may ganyang bird is yung Double Anemone. Kasi pareho sila nagninimo. So may energy para dun sa bird na walang zero cost. Yan yun. Goods na goods. Kung gusto mo ng more explanation, tropa, supporters link nandyan sa pinned comments natin. Pwede kang mag-support. Pag-uusapan natin na mas matindi yan. Stars galing kay Jeric Navarro Quinco. Idol, isa pang pasigaw sa misis kong si Apple Grace. Kinikilig pag naririnig ang boses mo. Shoutout sa'yo, tropang Apple Grace. Goods na goods yan. Stars galing kay Lemor Padolina, Romel Padolina, pa-shoutout. Boss Reg, sa bebe kong si Boss Rosemary, pakisabi sorry, dapat bati na kami. Magbati na daw kayo, tropang Rosemary. Magbabati rin naman kayo sa dulo, ba't hindi na kayo magbati ngayon? Sayang ang araw. Goods na goods yan. Relationship advice from Ruthless Reg. Mag-aaway pa, magbabati din naman. Okay lang. Oo. Labasan lang ng sama ng loob, tapos bati na ulit. Goods oo, na yan. Oo, diba? Magbabati din naman eh. Tama. Stars galing kay Jap Barido at stars galing kay Urshan Ives. Sir Reg, medyo hirap po ako ngayon dahil sa nerves. Tatanong ko lang sana kung anong ulam yung tatlo tonight. So, ang ulam natin tonight ay kanina, dinuguan. So, baka dinuguan ulit tonight. Oh, sarap. Parang ano ah, mga Pinoy food talaga yung hinahanap pag ganyan. Dinuguan balik dito sa... Yung mga order natin, Mang Inasal, Chowking, nung nasa quarantine kasi panay delivery. So, Mang Inasal, Chowking. May bago, 24 chicken, trinay namin yun. Oh. Tapos, meron pang, ano pa pang, Shakey's. Tapos, Tom Ham yun ba yun? Parang ano? Chinese. Shoutout kina tropang Von at tropang Jay. Goods na goods. Inalagaan tayo. Nag-send ng mga pagkain sa ating quarantine hotel. Steady yan. At stars galing kay Joffs. Pa-shoutout Boss Roots. Sa asawa ko nag-a-adventure. Goods na goods. Steady yan. Chill na chill. Sabi Sir Reg, hindi ka daw pala INC. Ano yung I... hindi. Kasi sa dinuguan. Katoliko tayo, trupa. Steady, pero hindi ako nakakasimba recently. Kaya siguro crit ng crit yung mga kalaban. Simba pa nga ako bukas eh. Yan. Grab food na ito. Huwag nyo kalilimutan magsimba bukas, guys, ha? Linggo bukas. Tama yan. Ano yan? Reminders galing kay AC Mabait. Yes! Goods na goods. Tamang-tama, linggo. Sir Reg, pa-cash out naman. Tagal ko na rito. Cash out sa'yo, tropang Shin. Goods na goods yan. AC Makajos ang bagong pangalan. Steady. Pa-shoutout, Boss Reg, pampawala ng malas sa loose streak.
sabi ni tropang Aljo. Babasbasan kita, tropang Aljo. Naway mawalan ka na ng loose streak. Goods na goods yan. Boom. Steady na yan. Right, silip ulit tayo. Tingnan natin kung okay sila. Nagwa-wild na ba sila? Tagal pa yung ano nila. O wala pa. Try ko i-refresh. Tingnan natin kung paano ba mag-refresh. Yeah, F5 yun. Alam ko eh. Control F5? F4? F5? Ah, natagalan sila sa game nila. Got you. Ooh. Teka, hanapin natin. Exciting. Wala pa. Steady pa rin sila. Fervent Esports. Kada round. Ang umakyat galing dito. Tapos wala pa tayo galing kay ano, kay tropang The P-Farm at kay RG Maninit. Tapos dito naman kay Zraf. Tapos na rin sila ni tropang Sashimi Smug. Ang hinihintay natin galing kay tropang Lloyd at kay Endar. Yan ang hinihintay natin. Tropang Reg pabasbas naman. Tindi, nagpapabasbas na yung mga tropa natin. Idol AC, thoughts mo about sa new lineup ni Jobbles na nakalaban mo kanina? Sabi ni tropang JJ. Actually, kahapon ko siya nakalaban eh. Anong lineup niya ni Jobbles? Yung lineup niya kasi, Beast na may... Ay, Mech ata yun. Mech na may Arco sa likod. Ah, tapos double nutcracker hero, no? Cards, Ivory Chop, saka... Ooh, ano tawag dito? Bumpy Bone Sail. Yes. Ang dugas nun. Then may Cattail. Yung weakness ko is yung Cattail, no? Which is yung, marami nang gumagamit. Yung Bumpy Bone Sail, kaya yon pag nasagasaan mo yung Cattail. Yes. Or hirap din. Kaya. Mas kaya ng Bantel. Nakakatalo naman ako ng Bumpy saka Bone Sail, pero... Yung sa Cattail lang talaga, dapat machempohan ko na nawala. Wala siyang Cattail pagkitira. Totoo yan. Grabe kasi talaga makapag ano, bigay ng cards. Oh. Parang swing din kasi yan, no? Yung cards. Ang dami ng cards and options ng kalaban. Tama. Nabenta rin kasi yung mech niya na 0.5 na benta ni tropang Jobbles. Wild na wild. Pero tinignan ko yung history nun. Binili niya ng November 12 ng 0.25. Tapos binenta na... ng 0.45. So, goods na din. 0.5 oh, ang benta. Ay, 0.5. So, double. Doubling, literal. Ano, medyo bad boy. Hindi lang yon. Mataas ang ano ngayon, ang N. And mababa pa Ethereum nun. Noong November 12. Pero, ano lang, profit yon kung ika-cash out niya yon. Siguro, pinambili ng Bumpy Bones, eh, tapos may sobra pang ka-cash out. Mahal. Balik yung 0.25 niya para lang siyang inabutan ng Bumpy Bone Sale ng libre. Medyo bad boy. Ano tingin mo, sir, sa Bumpy at Bone Sale? Sa tingin mo, for next season, feeling ko, ganun pa rin kaya siya? Ay, feeling ko, wala na siya. Kutub ko lang na wala na siya next season. Matagal na tong combo eh. Pero ngayon lang siya sumisikat. Ngayon lang siya nag-wall. Ang masyadong napansin lang kasi ngayon, nung last season is yung mga poison. Oo. Nasa kanila yung spotlight bali. Ito, yes. Wala yung dito. So, ang isa pa kasi is, alam ko may ganyan na dati, yung mga carrot parang daw. Parang may bug dati. Carrot, no? Oo. Yung carrot. Carrot and Bumpy. Ganun din. Kada basag ng, energy. Ng shield, energy gain. Kinayos ng nila yun. Gain. Oo. So, ayun. Once per round. So, baka gagawin na rin nilang once per round yung Bone Sail. Siguro. Kasi ang lakas na ng Bone Sail on its own. 80-80 card draw, yes, pagbasag. So, pag sinamahan mo ng Bumpy, Andy draw na. Yes. Sana rin yung Cattail, no? Once per round. masyado na atang ano yun. Siguro or twice, ganun, twice. Limit, pwede siguro i-limit ganun. Yes. Siguro, oo. Parang may cap lang ba, hindi yung kunwari pag ginagling cards, balls mo siya ganun. Draw only na siya nun. Grabe. Goods na goods yan. Parang Levox lineup yung kay Jobbles ngayon, sabi ni tropang Daryl. Oo. Sila nga din yung nag-ano nyan last season. Parang Cyclonator sata yung tawag nila. No? Kasi nagsa-cycle lang na nagsa-cycle yung shield. Cyclonator, kasi pag marami kang cards, ikaw yung may control ng game eh. Right, marami ka options. Yes.
most likely also partnered with Animo for the bumpy bone sale, no? Kaya mayroon siyang energy gain, nagbibigay ng cards. May zigzag pa. Oo, may sustain. Oo. Tapos yung nasa likod, parang combo dependent, pali na Axis, pwedeng Beast or Mech. Para makuha mo yung cards noon, tapos tira ka lang ng tira. Ganda, galing. Parang masyad, kailangan kontrolin ata yun. Well, may sagot, well, patay siya sa lechon, pero marami rin namang patay sa lechon, basically. Hindi talaga siya sagot. So, yeah, yeah. Pwede mo rin iwasan kung afford mong mag-pass during that turn. Patira mo lang siya, no? Lalo na if you have a faster Axie, for example. Totoo yan. Like Aqua, pwede rin mag-backdoor if ever. Parang ganun. Para iwasan goods mo lang talaga goods. Babigyan ng value. Uy, we have a match. Let's go. Meron ng Lloyd at Sashimi Smug. Pwede nating unahin goods siguro yung sa baba. Yan. Let's go. Let's go for it. Sila ang papanoorin natin, mga tropa. Kasi nakapag-match na sila. Semis na tayo, mga tropa. Round 4 ito. Makakanood tayo ng malulupit na semi-final matches. Habang tumatagal yung game pati, na-filter na yung mga nahahasa ng tournament. So, mas nagiging wild yung mga laban habang tumatagal. Ayun, sabi ni tropang Arwin, ang lason daw, walang magagawa ang keratin. Pwede ring sagot yan, tropa. Not bad. Pwede. Steady yan. Right, let's see. Kung makakanood tayo ng paad laban. Natin. Ay, ba't quest check-in na nga tayo? Yeah. Goods na goods yan. Oo nga. Hindi ko alam kung paano ko ubusin to. Ine-expect pa ako may pag-banding dito sa bahay. Hindi din ako nakalaro today eh. Kahapon lang ako nag-push. Tapos pagkatapos. Ngayon kasi dahil sa tournament, hindi din ako nakapaglaro. 60 energy pa ako, sayang din. Pwede na yan. 75 SLP per day, sabi ni Tropang Toots. Goods na goods yan. Steady yan. Yan, ina-add ka na dapat ni Sashimi. Yeah, waiting tayo. So pag may nakakuha tayong friend request, lalabas yan dito. Tapos makakapanood na tayo, bale. Kapag nandyan na. Nag-a-adventure ba kayo, mga troop, ha? Ako, pagka... Nasa kaya. Kasi nakakatulog na ako. Parang ano kasi, makakalaro ako after office, eh. So, 6 PM onwards yan. 60 energy. Ang hirap. Tapos, ngayon kasi nasa leaderboards tayo. To find a match, mga 4 minutes, 3 to 4 minutes, yan, tagal din, eh. Kaya, yung 60 energy pa rin. Tagal, di ba? Easy, ikaw din. Tagal din ang queue time. Saan pa tayo? Congrats kay Rain. 2-1 na tayo ngayon. Nasa si Tropang Rain. Nasa ano sa ata? 140. Ata, 40 na lang ata. Kahapon, 39, 30 tayo. 42, push na. Goods na goods. Oo, akit pa tayo dyan. Sino hindi ba? Ako nakapush ngayon kasi nasa hiraman yung mga axis natin. Kasi may tournament. Oo. Totoo yan. Yun. Ayan sila goods Taxton, na nandyan din sa taas. Oh. Ayan. Ito. Oo nga. Wild. Number 7 si Tropa. Mainit si Body Pie. Steady tayo. Nandyan din si AC dati. Nasa na AC? Nag 15 ako pero... Yun. Tago muna kasi, ulit. Malayo pa naman. Dalawang araw ako hindi naglaro. Oo, no? Pagkaano talaga kasi, natigil? Oo, nung nagpabakuna ako, tinamaan ako ng lagnat kasi. Ano yung sinasabi dito sa chat, Sir Reg? Ano po masasabi niyo sa bug sa arena ngayon? Nasasayang yung energy at MMR? Nag-freeze kasi. Yung nag-DDC. Nakakatakot yung bug na yan. Ibang bug yan, no? Nag-DDC talaga yan. Wala kang laban dyan. Ang ginagawa ko, ano? Mark yung Axie. Oo, ang ginagawa ko dyan, pagka na-DC ako sa PC or laptop, switch agad ako sa cellphone. Kasi maglo-load naman yung match doon. So actually, kagabi, nagsistream ako, parang 6 ata na beses, yung gagawin. Nag-switch ako sa cellphone. Oo. Parang baka din ikaw, Reg, pagka, or si AC, pagka nagsistream kayo.
backup yung agad yung cellphone. May ano kayo, parang Elgato. Oo, parang screen capture. Okay. Good to know yan. May na... So, balik tayo sa omelet, no? Ayan, andyan na pa pala si Lloyd. So, Lloyd versus ano kasi. Oo, parang balik sa... Omelet. Balik sa omelet. Oo. So, Lloyd versus sashimi ang next natin na laban. Nice. Ayan na. Ay, hindi. Joke lang. Katabi. Yung nag-watch si Loven. So, hinihintay lang natin na mag-start sila. Makakapanood na tayo, mga trupa. Steady yan. Araw-araw loose streak yun daw yung bag ng isa nating tropa. Ang hirap ng bag ng body bear natin. Wala daw, walang problema daw ang PLDT ngayon. Ayan, Sir Reg, ano magandang scholar tracker? Sabi ni Salmi Lumasag, Axie.tech, sabi ni Angel De La Cruz. Thank you, tropa. And then ginagamit natin. Sa pagsagot, so goods na goods tong community natin. Tulungan tayo mga trupa. Walang problema dyan. Yun. Goods na goods yan. Playing na si Lloyd. So baka pwede natin i-watch yan maya. Lalabas na yan. So ang nangyayari siguro yung delay tumatakbo na ngayon, no? Mm-hmm. Tapos biglang makaka-watch na tayo pag ready na. Round 2 na siguro sila. Yeah. Stars galing kay... Jomar Montana. Pa-shoutout kay Hairless Reg, Daddy Meiji. Siya pala si Hairless Reg. Si Daddy Meiji pala. Ginagaya kanya, Sir Reg. Oo, oh, nakapanood ako. Nagsombrero siya. Medyo bad boy si tropang Meiji. Bald boy na bad boy. Daddy Meiji. Whoop, eto na. Nagbabalik. Actually, nakas na natin tong dalawang to on separate matches. Si Lloyd tsaka si Sashimi. Before this match, kanina si Sashimi yung nakas natin. Ito yung wild na Aqua eh. Oo. Totoo, oo. sabi natin, lugi siya, pero hindi siya lugi. Oo nga eh. Parang may ano to eh, nabasbasan parang ito eh. Parang ang underdog tignan nung ano niya. Nung composition niya. Mm-hmm. Makulit rin tong Woodman Power actually. Yes. Kasi parang may hidden potential. 80-80, tas yung shields niya biglang dodoble pag plant. Yes, kasi nabuff yan. Wild. Malaki yung ano, yung shield up niyan. And the reason this will work kasi 32 speed din siya, no? So mauuna siya. Matake doon sa kabila. Yes. So magkaka-shield siya. However, kung ang unang mag-a-attack naman ay yung bird for example, or I think actually he goes first, no? Versus the other plants talaga. Oo. Si 32 speed. So masusulit na yung woodman power niya. Add shield equal to the damage this card deals. Yes. So 80 sa plant, ilan siguro yan? 90 oo, plus. Mga 90, 92. So ito, nagiging ilan? 80 plus 92 ang yes shield niya. So, yes. At tindi nito. 172. Plus 80 damage. At tindi. Ay, plus 90 plus. Grabe. Kaya maganda yan ngayon. Power yan, talaga. Magandang eh partner din parang yung cutting. Parang pang-negate na din ng isang prickly trap yun. Totoo. Tapos may kotong pang kasama. Na 90-han mo pa. Gaganon ka pa ng 90, no? Tapos ang laki ng shield. Kulit eh. Makulit. Maganda rin to sa Aquas, kasi Aquas would go first, right? So, yung mga triple Aqua na lineup, pwede yung din. Yung iba Aqua, ganun. Tama. Oo. Alam ko si Hasheki, ganun yung setup niya ngayon. Hasheki from Metatate. Naka-Woodman branch siya. Medyo bad boy. Tsaka ako kasi, kunwari meron akong Aqua Tank, Pumpkin yung nakakabit, bumabagal. Ito, naka-beast. So, naka-speed up pa rin siya kahit pa paano. Uy, correct, parang correct, may correct, idea correct ka dyan, Sir Reg, no? True that? Match bad boy. Stars galing kay Angel Bantilo. Lodi, pa-shoutout sa mga scholars ng World of Axies. And sa manager naming si Fit Daddy PH na bagong pasweldo today. Thank you, manager. Yeah, no? Good baka may magwa-wild. Congrats sa'yo. Ang galing. Fit Daddy PH. Tumitira na sila. May laad sila. Nagwa-wild sila. Nakita natin yung round 1 pero wala tayong time. Umatake lang ng umatake yung Aqua. Tapos nagnakaw itong nasa harap. Walang nanakaw kasi walang energy. Tapos nagwild. Eto na. Mukhang magkakaroon ng value yung Woodman branch. However, baka likely din na bird yung gagamitin na cards or mag-pass lang kasi tig-2 energy lang sila.
pwede siyang mag-eggshell para siya yung tirahin. And hindi madadagdagan ng shield to. Kung mabasa ni Sashimi yun, yung egg, pwede siya mag-skip. Yun lang ang ano, outplay na pwede. Para kunwari yung egg na bitin attack, walang a-attack. So, pwede oo, yun. Oo. Kasi 2 energy lang eh. Hindi mo mapapatay talaga yung birdie. Eto na. Oh, aggressive. Ooh. Both ways. Nga lang Woodman power, edge. Let's go! Boom! Plus, 96. Shield, grabe. Grabe. No, wala, zero yan kanina. Naging 96. Oh. So, hindi nagkaroon na ng 96. Lang nag-proc yung this, guys. Pero okay lang. Shield swap niya lang yun. Dahil comboed with plant card dapat. Oo nga. Yun oo lang nga. Yung catch dyan. Totoo yan. Kung hindi na disable ng hotbot kanina tong nakaw, may extra play sana si tropang yes. Sashimi Smug with energy outputs. Yeah, inisip siguro ni Sashimi, baka hindi na rin magamit mamaya, ano? Yung oh. Ano? Yes. Last turn na daw nito. Oo, ng plant niya. Good call na rin. Hindi mo, oh, hindi obvious din. Gawin, no? Pero, ang galing. Oh. Ayan na. Pwede, pwede yung ganyang play kasi hindi dapat mapatay, no? Kasi 170 plus ooh. Lang dapat yan. Ah, hindi, kasi hindi siya last. Ayun. Buhay. 140 lang. Buhay na buhay. Fresh na fresh si Birdie. Makakapang ano pa rin to. So, mas nakakatakot actually yung bird na pula doon, ha? Kasi ngayon, bilang kalaban, pag nag 4 cards ka, tapos sinalo ng egg bomb, ang sakit sa banks, pag yes. Ganun. Tatapon mo pero, lahat sa 46. Pwede mabigyan dito ni Lloyd ng value yung balloon niya. Kasi walang zero cost card tong tama. Aqua ni Sashimi, no? Tapos saktong yes. Siya na agad eh. Number 2 na agad si Aqua. Correct. So walang yes. Ibang gagalaw kundi siya pagkatapos ni Birdie. Sandwich ng Terror Champ. Stars galing kay Ram Juan. Thank you, tropa. Goods na goods yan. Steady ka lang dito. Enjoy the stream lang, mga tropa. Wala nga lang nabunot na balloon. Sayang yung ano. Splat. Pero hindi mo rin kasi ma... I guess ma-anticipate mo yung pagka-shields up ng plantito sa cards na tinira ng kalaban. Oo. I think makakabunot na ng balloon dito sila. Oo, oo. Feeling ko din naninibago sure, din talaga sure lahat dun sa changes, pre. Kasi actually, ang inisip kasi ni Sashimi dun, if mag-shield up, oh, split kill, no? Parang uh-oh. If walang shield, patay yung plant, tapos lulusot yung bug splat. Oo. Pero hindi nangyari. Ooh. Dahil sa ano, changes. Boom. Uy, grabe. Boom. Makulit rin yung pagkaka-bidance ni Lloyd. Kung mag-last stand to, tatanggalin niya nung bidance yung right, last. Right, right. Eto na. Possible. Pwedeng balloon dito. Pero syempre, cat-tail. Nakatch na ni Sashimi yan. Inuna niya yung cattail niya. Magaling. Magaganda yung laban natin, actually. Correct, correct. Pero maraming energy ngayon si Lloyd. Yes. Plus with the cards also, no? Very offensive ang kargado. Eto na. Isip niya kung magsasacrifice. O yun, sinacrifice na niya yung birdie. Iaalay niya si birdie. Tapos sakto rin, hindi makakagat ng second si Sashimi. So walang second heal na magaganap. Pero parang sayang yung hair ata. May potential pa atang second hair. Maybe, but maybe he opted to have one more energy as a spare heading to the 1v1. Pwedeng ganun din yung inisip ni Lloyd. Para 3 cards siya makakapag ano. Kumbaga kahit anong draw niya, pwede niyang maluro yung 3 cards. Tsaka yung order niya ata doon, tropang AC, parang ikot sa ano, sa balloon. Sa second balloon yes. Ata ni Birdie. Talo ang cactus na nauuna sa cactus na nahuhuli. Grabe. Mas masakit yung tama. 130. Grabe. Sa 156. Yung partida niya dito, wala pa siyang hotbot, no? Hindi siya makapag-hit. Oo. Oo. Actually, ang galing, ang galing. Bibila ito na naman. Ito na naman ang nangyari. Kasi parang hindi ko na ano yung Bidens eh. Hindi mo na mabigyan ng value. Wala na kasing mga poison eh. Konti na lang, konti na lang. Oo. Yes. Ang isa pang makulit dyan, ano, twin tail. Bibili ko ng ganyan twin plan. Tail. Or pwede rin cat tail kasi, no, kasi nakakapag-card draws ka. Ayan, mukhang so, mag-CR lang ata yung isa sa kanila.
Okay. Nag-restart pala, nag-restart. Go lang. Nag-restart. Ito pa yung makulit sa panunood natin ng mga tournament matches na nagka-ideas tayo kung anong pwede nating makita sa marketplace. Pwede ka rin yan. Ideas. Mamaya, mahal na yan. Okay. Game na daw. Game na daw sila. Ayun. Sashimi plant na ang tawag dyan. So, 1-0. Sashimi plant. 1-0 kayo sashimi. Left na si tropang sashimi. Okay, palitan natin. May comment na naman galing kay Toots. Kumain ka na. Reply dun sa isa nating viewer, si tropang Ncar. Harmless yan si tropang Toots. Huwag kang mag-alala dyan, tropang Ncar. Survey lang yan. Survey lang yan. Tayo rin, tinanong kanina. Kung kumain na ba? Yung ulam, no? Toots sa umegli ka na, sabi ni tropang John. Goods na goods yan. Steading steady yan. Alright, so lineup wise same pa rin si tropang sashimi. Effective ang kargado niyang mga galing, mga plantito gameplay with an ako in the middle setup. Nagpalit lang ng plant tong si Lloyd para sa naming recreation. All melee itong si ano, all melee itong backline ni sashimi, so I think kaya niyang i-checkmate to, no? Pwede, yes. The thing lang is kailangan niyang he needs to get there kasi itong midliner ni Sashimi sobrang high damage, high powered, no? And so far nakikita natin siya talaga yung key to the ano, nabubura niya kaagad yung plantito nitong si kahit sinong kalaban niya, no? Kasi kanina ata kay Pita Panda, no? Grabe mong bura. Lakas ng damage. Wild na wild. Kahit aqua cards, no? Oo. May beast cards, may risky din kasi siya. Puts din to, aqua cards ipangpatay mo para if ever may kalaban kang nakaka-tail. Oo, safe ka. Parang nakakakuha tayo ng idea. Hindi ko lang feel yung pagkaka-nerf actually sa risky fish. Kasi parang balance parang na siya sa 110-30. Hindi, Ang meron lang sa kanya is overbred siya. Maraming naka-risky fish. Yes. Yun lang ang reason na nakikita ko na okay, bawasan natin ang risky fish para dumami yung mag-pirana or lamb. Iba. Oo. Yun lang yung nakikita kong hindi ko may nag-overpowered ba sa ano natin sa previous season? Parang wala naman ako naalala. Na-surprise din ako actually dun sa aquas na nerf talaga. Goldfish, baka understandable, pero still. Risky fish, though, I think will still be a viable mouth card. Why? Because of the bonus. 20% attack bonus kasi yan, no? To your next card. Tapos, so, partner pa rin niya usually, ganyan talagang mga high damage beast cards. Wild na wild talaga. Correct. Kumbaga siya na yung gagawa ng beast troll na, okay, sagasaan ko lang tong plantito, tapos okay na tayo mga tropa. Yes. Goods grabe goods din yan. Kasi yung damage yung revenge arrow kapag may attack up ka. Parang 179 ata ngayon. Oh, yan. Yeah, no, 179 with the changes din sa skill. Dati 181. May gumagamit na ng timber, sabi ni Aris Rivera sa chat. Ayun na. Baka makabusan tayo sa marketplace, ah. Bili na kayo. Mag-snipe na kayo ngayon, guys. Oh. Nice. Nag-iba si Lloyd. Ngayon, so, nag-skip na siya. Pwede mag-miss yung vegetal. Actually. Medyo off yung card order doon, pero goods naman yung kinalabasan. Pero ibabalun mo ba ang plant sa turn 1? Pwede, actually. Pero usually, ako as a balloon user, kapag nagpapas ako, kinoconsider ko siya as pass na may kasamang balloon. Para lang makabingwit ng isa. Oo, sa round. Saka ano, oo, tama. Ano yun? Pagka, let's say, bad order nga, no? The serious could miss, which is a big commit, no? Nag-spend kang isang energy, wala ka namang nakuha, di ba? Kasi yung kalaban mo, perfect, parang 3 energy pa rin siya. Tama. Tapos nawalan ka ng 2 cards. Kung ano, cattail siya ka, ano? Oo nga, Serious, scary. Pero, ayun, paid off naman in the end. Uy, okay, nag-wild.
May cattail pa rin, so bubunot pa rin siya ng cards doon. Grabe. Bubunot rin siya. Ay, hindi. Wala. Yun lang pala yung umatak. Yung birdie. So, nag-draw ng isa sa cattail. Yes. Ooh. That shield. Biglang green na green pa rin ba? Itong plantito si Tropa. Tapos sinamahan kumbaga parang bumpy ng, din, no? Parang bumpy. Sinamahan pa ng bumpy, nag-generate no? ng shield. Oh, pag nag-double woodman power yan. Lucky. Oo nga. Not bad, not bad din yung ano yung damage na yun, ha? Oh, ito patay. Ito na yung sinasabi natin na yung aqua nga ni so, Shikini. Ayun, ninaming Lycretion niya na. Disabled na lahat, no? Melee moves para, lahat. Para ma-ensure niya, siguro platang ipapapatay niya. Yeah, ang kasi problema lang... Kasi pag nag-goodman power na naman itong si Sashimi, may pwede, pwede, pwede. Pero walang damage eh, si Tropang Lloyd. Kulang nga. Kulang. Same time naman, sa cards naman, medyo scarce dito sa left side, no? Kaysa pero, Shimi. Ang alam ko may namimiss tayong card draw for this turn. Hindi yata nakikita yung draw 3. Hindi pa natin so, kita. So, baka naka-draw 3 ng mga grab hindi surprise. Hindi pa nagpo-proceed sa round. Ayan. Ayan na. Hair siya agrab. Ayan. Kasi kanina, hindi ganito, no? Hindi ganito yung napapanood natin. Oh. Walang delay. ngayon, oh, na nagkaka-delay na. Naiisip na natin yung nangyayari. Oo. Okay. Clean ear lang. Biden's okay. Pangtanggal ata ng last stand. Pero, hindi rin matatanggal kasi ang last stand. So, ito lang, shields. No? Mukhang hindi makakaabot si naming Lycretion sa likod. Or yes? Sakto. Patay the skills. Kaso nga lang, binito ko niyang dalawang eggshell niya. Let's see kung makabunot siya ng eggshell. Oo, magra-round 6 na kasi. Reset na rin yung deck dito. Tingnan natin kung... Masakit ano to. Mabunod siya ng eggshell. Then combo with naming Lycretion. Oop. Wala. Shields up lang. Oo, mas... Okay lang. Good. Siguro hinihintay niya yung eggshell niya, no? Oo. Ang gusto niya yung rotation na ng naming Lycretion, malak niya, no? Yes. Nakikrypto eh. Yun lang ang problema talaga. Egg Vom and Lycretion. Oh, yeah, that's the play. That's the play. Linis. That's the play. Then may reserve siyang isang naming Lycretion and I think nakuha niya tong game. Pero na buhay to, pa yung bird. Niya nang tama. May oh. Rotation pang mangyayari. Aray. Pwedeng mawala ng Lycretion si Tropang ano this turn, si Tropang Lloyd dahil nag-survive si Birdie. Ayun, oh, okay, yun na. Yun lang yung if, ano. Kung ako yun, Sir Reg, nagpass ako, then next round, eggshell ako. Pwede. Pwede, kung pwede. Ako yun, ha. Pwede yun, actually. Kasi disabled naman lahat. Correct, correct, correct. Para at least makadraw ka pa ng cards, no? AC, makakadraw ka pa ng cards. Yes, masusure tama. Mo. Pero goods pa rin naman, yan. Nakuha ni Lloyd goods, yung panalo. Panalo pa rin, panalo pa rin. Steading, steady pa rin. So, all one. Ganda. All ganda one ng laban. Mas updated. Wild. Ang ganda din. All one, mga tropa. Best of three ang laban natin. Pagka ano talaga, no, semis, nagiging ganito yung laban. Umiinit parang, ang laban. Back-to-back talaga na, ano. Magkakabuka na lahat ng team, sabi ni yes. Raymond. Ganun talaga, tropa. Yan, unti-unti nang lumalabas yung mga... Well, actually, yung tournament lineups, it doesn't mean na ganun ang arena lineups. Correct, correct, correct. Kasi nagsisilipan niya ng ano ah, ng mga Axie. Tinatapat nila yung pina... May mga weird minsan na may aqua sa harap, may plant sa gitna, tapos may kung ano mang gusto mo sa likod. Pero, pag sinilip mo kasi yung lineup ng kalaban, kina-counter mo lang yung kargado ng kalaban. Sarap mag-isip ni AC masarap. Sabi ni Rico yeah, kasi dyan. May risk yung ginawa niya kanina. Yeah. Pwede hindi niya mabunit yung naming doon. True, true, true. So stick to the lineup lang sila, no? So let's see dito kung makakaabot ulit itong si naming Lycretion. Uy! So napunta sa likod. Nagpunta sa likod itong tropa. Ginawang backliner. Bulaga, sabi niya. Pero ang makulit dito... Kung may kaka-counterin kang bird,
upstream ang gusto mong pang-counter sa bird. Papatayin mo to ng upstream, una ka na para patayin yung birdie. Yes. Pero nga lang, mas abot niya na si Plant, no? Si Plant ayun dito lang. Sa mid. Oo. Mas abot na ng namin. Si Shas, Sashimi Smug Plant. So, kailangan niyang bigyan ng value to. Nasa radar na. Pero ang masakit rin dyan, dadaanan niya dalawang cattail muna. Mapupunuan talaga to ng cards. Sobra. Sobra. Energy na lang ang kulang. Stars galing kay Toots. Shoutout sa pangatlo niyong caster idol, si RMZ TV ba yan? Sabi ni Toots. Medyo bad boy si Trovang Toots. Stars galing kay Lucky Reyes. Shoutout idol, watching habang nagkakapit. Chill ka lang dyan, tropa. Esports for everyone tournament natin. Goods na goods yan. Stars galing kay Jomar Montana. Ang sarap mo pala. Sino ito? Si AC masarap ba ang sinasabi ni tropang Jomar? Goods na goods yan. AC steady, masarap. Steady. May bago ka ng pangalan, pre. Ang dami na. AC mabait. AC mabait. AC maka-Diyos. Goods na goods may yan. May history kasi yan eh. Ah, ayan. Yan ang gusto nating marinig. Hindi, dati kasi yung pangalan ko sa Facebook. Yung full name, yung name ko talaga actually, yung surname ko talaga. So, kaya ako siya pinalitan kasi nagsasabong ako dati and nagpo-post ako ng mga malalaking taya dati. So, parang nasa risk yung pangalan ko. Ah, so parang in-anonymous na bali, oh. Oo. Goods na goods niya. Pwede. Ba't ba binubully niyo si AC? Oh, wala namang bullying na gaganap. Ano lang ito? Nakikita lang natin ang iba't ibang pahina ni AC. Tropang AC. Yan. Goods na goods yan. Stars galing kay M. Lazarte. Welcome back to the PH. Ito parang technically yung day one natin sa pagbabalik sa PH kasi naka-quarantine tayo. May for jet 5 lag ba, Reds? Or wala na? Meron pa rin. 9 a.m. ako natulog kanina, tapos 12 noon ako nagising para umuwi ng bahay. Ay, nako. Ano tayo? Sleepless Reds ulit tayo ngayon. Pero masaya naman. Maganda yung laban. Maganda nga. Maganda. Ito na yung draws. Ito na. Boom. Draw a card. Uy. Pero walang mananakaw. Parang ngayon lang ako nakita na nabigyan ng value yung... Yung serious, no? Serious? Oo. Sa card draws din kasi nila, wala sila masyadong na-draw na damage cards. Yes. So, opted for nag-miss a more pa rin, passive no? Play. Yung kay Sashimi Smug, wala siyang nanakaw. So, si Lloyd ang nakakuha. True. Mali yung energy. Order ulit niya, no? AC. Although, yes, ang iniisip siguro niya kasi, pin-refer na lang niya na disguise ang pamasok, no? Kasi baka wala siyang manakaw. Disguise na lang yung inano niya. Parang guarantee energy na lang natin, yes. Sabi niya. Pero actually, wala naman talaga siyang mananakaw. Oo. Zero talaga. 200 shield. 210 shield. Paano dapat yan? Hindi man lang tatamaan ng cactus yung HP. Kayang naman yung cactus. Agoy. Ang sakit. Ito yung sinasabi ko kanina sa chat. Ito, malakas talaga itong parang nag 20 yan. Shields ka lang. Oh. Oh, goods na goods. Pumapalag ang Woodman, yes, so power. Baka mapilitan na namang mag-lechon itong si Lloyd. Para lang mapigilan yung timber nito. May isa pa siyang timber kasi. Oo, meron pang isa. Ka-attack cute. Medyo ang problema din dito ni Lloyd is paano niya buburahin tong dalawang plant na to? Kasi mauubos na rin yung cards nitong mga ano niya, nasa backline niya. Actually. Nag-hair na siya kanina, di ba? Isa ata. Or dalawa na ba yung hair na nakita natin? Grabe, wild na wild. Wild na wild. May flex attack na nagaganap. Single koy.
Wild na wild. Gusto niya atang i-clear tong plant with as little cards as possible. Mm-hmm. Pero na nabasa ni tropang Lloyd yon, tapos nahuli yung koy. Oh, gusto niya na kasing i-clear yung ano? Yung frontliner ni Lloyd? Oo. Oh, oh. Ito yung nakakatakot dyan eh. Yan o. No? May isa pa. May isa pang egg bomb na nagmamadya. Nakakatakot pa rin. I think ibibitaw na tong naming Licretion. Ayan na. Naming Licretion lang. Ayan nga, tama na. Ayan, andyan na. Andyan na. Ang Lichon. Draw card? Di pa rin mapapatayan to. Patay. Patay with the follow-up, no? Zigzag. Let's boom. See. Ito, dito papasok yung Egg Bomb outplay na pag gumamit ng card si Lloyd ng Egg Bomb, ay pag gumamit ng card si Sashimi's Mag na 4-card combo para dito sa plant, biglang isang egg bomb lang tapon lahat papunta dun. Kung alam ni Lloyd na 2 energy lang si Sashimi, I think naming Licretion lang ulit ang ibabato niya. Yes, yes, yan yung play dito. Chill lang siya. May pa hair, may pa draw. I guess gusto draw lang niya mapuno. Pwede. Not bad. Yan, pero disabled ulit next turn, no? So may option si ano dito. Safe na safe. Yan, so no need to sacrifice the bird here. Kasi for energy din. Parang nadidictate ni Lloyd ngayon ang laban actually. Mainit. Oh, si, nagkoy. Si tropang Lloyd. Yes. The thing here is, he could draw. Ayan na, nandyan na yung koy na ginamit niya kanina. He needs to survive this round lang. Kasi mauuna na yung... May iwanan ng fear to. May iwanan ng fear. At wala siyang zero cost. So gusto. Ah, maiiwanan siya ng fear. Although nag... Speed up grabe. Kasi siya. Ang laki bagay siya, nito. Sa, ano, 2 energy lang siya eh. Tapos may isa pa. Card, sayang. May isa pang fear. Dinagdagan pa. May pahabol. So una na siya. Paano kayang gagawin? At ayan na. Yan, nag-wild na, na lang si Birdie. Grabe. Ang ganda ng setup ni tropang Lloyd doon. Maganda yung laban. Ang ganda. Very ang good ganda. Fight. Yes. Pero, na-dictate nung egg bomb tsaka naming lechon yung laban na yun. And, parang ano din, ang ganda ng play ng caterpillars. Yes. Ganda. Ang ganda ng pagkaka-fear. Just wow. ang sakit dahil ano walang zero cost yung aqua tas una. So, nag-think ahead dun si tropang Lloyd na okay, mag-upstream tong aqua ni tropa. Una siya mamaya, bigyan ko na to ng fear na baon para kailangan niyang daanan yun. Goods na goods. Actually, may opening dun si tropang Lloyd para mag-wild. Pero hindi mo kailangan. Pero at that point kasi, hindi mo na igagalaw yung aqua mo eh. Kasi tapon na yung isa, ba't mo pa igagalaw yung tapon pangalawa? Tapon isang card din, 100 damage lang magagawa mo. Goods. So, may opening dun. Kung gusto lang talaga nating hanapin yung mga ibang play na pwede nating gawin. Ganda daw ng setup, sabi ni tropang Derek Soriano. Solid play yung caterpillar, sabi ni tropang Rafael. Ang totoo yan. Goods na goods yan. Papalit ng pangalan ng player Lods. Oh no! Zraf pala nakalagay. Sorry. Ba, hindi yata nag-update, Reg, no? Nag-update ako daw sa ano. Ayun, ayun. So si Lloyd yun kanina? Yung naka si naming lechon? Tingnan natin yung chats. 2-1, yung sa chats, 2-1. Actually, hindi nag-update. Hindi nag-update, oh. Hindi nag-update. Although dito sa, ano natin, sa scoreboard natin, sa browser, updated na siya dapat. May kailangan hindi lang kaya tayong gawin. Wait lang, mga trupa. Ayusin lang natin. Right at left. Paano ba marirefresh yan? Kita naman po dyan, AC, ang bago mukha ng Bulacan. Kukunin ko lang yung link. Ulit. Eto, send ko sa Zoom. Eto to, nasa akin, nasa akin. Ayun pala. Tapos, tingnan natin. Pag pinaste natin dito. Ayun. Ayun pero pala, sa... ang pwede natin ang set, ayun. Pag nagbabag, pwede natin i-paste lang ulit. Left name. Yung same link, bali. Okay. Ayun. Sashimi's Mug, Lloyd yun. DQT. Dito sa kabila,
ganun din. Medyo bad boy. Ayan, right. So... Inaayos lang natin yung mga scoreboard, mga trupa. Ay, mali. Hindi pala yan yun. Yan ba yun? Medyo bad boy. Yan, so dapat ayun. Ina-add ka na ng next match natin. Goods na goods yan. Yeah. So mag-a-advance na tong si Lloyd, no? Sa waiting finals. Na lang siya, correct. Oo. Waiting. Alright. Updated na tayo. Silipin natin. Ang next nating laban ay advance na si Lloyd sa finals. Ito, RG Maninit versus Fervent Esports ang hinihintay correct, natin. Goods na goods yan. Let's see. Boom, silip tayo dito. Wala pang pending request. Ayan, nagre-restart sila. Can't find. Alright, goods lang. Steady lang tayo. Chill na chill lang tayo. Pwede nating i-update yung... Ayan na pala. Goods na tayo. Nag-a-update na yung ano. Yung boards. Scoreboard. Yun. Steady tayo. Ayan, may mga questions. Ano pong magandang team sa 4.4.5 ETH? Sabi ni Mayo. Bug Poki. Ano masasabi niyo diyan, mga trupa? Pwede, meta din 'yan ngayon. I think ang nagpauso niyan is si 1437. The discard bugs, no, sa harap na naka-fish knack kasi yung fish knack na buff din ngayon, no, very high shield. Shumi shields up ng matindi. Correct. So pwedeng snail shell sa harap with a fish knack. Parasite and then pincer, and then sa midline naman you could go for a damage bug, pwedeng sandal, no, sandal or scarab para may panglaban din sa mga ganyan. Heal tank or buzz tama, something pwedeng like timber. Pwede rin timber. Goods na goods yan, steady. Tapos ang isa pa si tropang Bornock, yan ata ang kargado rin. Double bug rin yung si tropang ano, Bornock. Malaki kasi talaga yung damage ng Pocky pag naka ano, dalawang bug. May dalawang setup ata si tropa, bird na naka Pocky, so mabilis, tapos plant na naka Pocky na makunat naman. Medyo bad boy. Stars tayo habang naghihintay, galing kay Nick Melhuish, Francis Diansay Kanyada. Choi Tongko, welcome back sa PH Hidro. Thank you, tropa. Kumain na agad tayo. Nag-master show may tayo kanina sa SM. Uy. Medyo bad boy yan. Uy, sarap yan. Goods na goods yan. Stars galing kay Jess Timagos. AC si RMC daw. Idol Ruthless. Tropa yan. Goods. Yan yung next side ni tropang AC. AC the Evolution yan. Stars galing kay Paul Renil Berriales. Pa-shoutout sa mga kasama kong Slayer Axie Guild na naka-steady rin sa stream. Shoutout sa inyo, tropa. Hope nag-e-enjoy kayo sa pa-tournament natin. Sabihin nyo lang kung goods ba itong ginagawa natin. Pagpapatuloy lang na natin to. Number 8 na natin to actually. Mainit na mainit. Number 8. Stars galing kay Jonel Torres. Galing kay Ed Detablan. Ano po magandang team? Yan yung question na tanong kanina. Thank you po. Shoutout na rin sa J1 Tech PC. More power sa attorney. Thank you, tropang Ed. Stars galing kay Michael Kevin Eugenio. Pa-promote po Idol Ledge. Max for sale raw. Ayan na. May mga Max for sale promotion na. Uy, anong mga Max yan? Okay yan. Kung ayan na. Yan. Interested tayo dyan. Interesting. Stars galing kay Jude Robert Takasa at stars galing kay M. Lazarte. Goods ba ang Beast Plant, mga sir? Hindi ako familiar dyan, pero baka may mag-ano. Beast Plant, pwede. Yeah. Pwedeng setup is parang Immortal Plant, no? Parang Bone Sail, Disguise, Zigzag, Hotbot sa gitna. Pwede yun. Tapos Cattail Plant sa harap, pwede yan. Pwede. Exciting stuff yun. Alright. Pwedeng. Reg, they're having a hard time adding you daw. So, nilagay ko sa chat natin sa Zoom yung isang address. Okay, baka nagbabug. Oo, baka tayo naman mag-add, baka pumasok. Goods pa rin. Pasting. JPC. Ayan. Utilos. Added. Baka ang
isa pang way ata, pag inad natin at inad tayo, parang auto friends ata yung nangyayari. Sana, sana. So hopefully lalabas na diyan si ayun. Okay na. Mudilos JBC. Goods, yes. Na goods yan. Sa coding, ang ibig sabihin ng double na yan is or. Medyo bad boy yan. Oo, or. Tama, or. Steading, steady. Ay, logical ano ka dyan, Reg, ha? Logical operators, ha? Meron tropa. JavaScript. Ayun, ano yung tropang AC? Ibang Ronin address niya to. Oh. De, tama yan, tama yan. Yan siya, yan siya. Bali, trinay ata tayo i-add, hindi lumalabas yung friend request sa atin. So, tayo ang nag-add sa kanya, bali. Ah, right. Modilos, JBC. Yeah. So, yan si Fervent Esports. Nice. Alright. Okay. Goods na goods yan. Stars galing kay Prince David Solmi. Shoutout, Lods, from Echo Kong's Clan. Shoutout sa'yo, tropa. Steady ka lang ba dyan? Goods ka na, goods tulog ka lang na ba dyan? Si AC. Tulog na si AC. Babasa ako ng comments. Steady, steady yan. Ganyan din si AC Red. Sleepless AC Red. Stars galing kay Jomar Montana. Shoutout po, Totnaki Singapore Guild. Goods na goods yan. Medyo bad boy nga lang ang name ng guild. Stars galing kay Jeffrey Refil Villagorda. Pa-shoutout, Idol Red. Ano ba magandang team na aabot sa top 1,000? Maraming iba't ibang potential teams yan. Nod ka lang sa tournaments, magkakaroon ka ng idea, mga tropa. Nod ka rin ng on-stream natin, sila tropang AC Malakas, sila tropang Rain, makikita mo kung anong kargado. Nandyan sa pinned comments, lahat ng kanilang mga page. Goods na goods yan. Let's go, ayan. Let's run. Ayan na! Uy, bug! Uy, bug attack, pokey attack. Interesting ito. Sino may gustong bumanat? Ganun din sa likod, no? First natin silang makas kasi, no? Exciting kanina, to. Bago. Go, go. Sino may gusto? Okay, ito kay Moody Loss. So, classic bird. Eggshell, blackmail, soothing song, all-out shot. Which is, yung soothing song and all-out shot na nerf lang ng kauntian. So, ang midline niya naman, may pokey. Ayan na. Itong sugar rush, ano ba to? Deal 10% additional damage for each allied bug Axie. So, meron siyang bug Axie na is... Meron siyang bug Axie. So, buff ang attack netong pori ni tropang Moody Loss, no? Mainit ang damage ng Sugar Rush. And meron din siyang Scarab. Although, hindi naman makakapag-heal tong ano... Hindi naman makakapag-heal tong kalaban kasi vegan diet. Itong plant ng kalaban. Totoo. Right. Go. Sa right naman. Ang ano lang, mortal na kaaway niya lang, yung cattail slap. Yun. Ang dami yes. Talaga pa. Ayan, ayan ang mortal na kaaway ng mga bug. Lahat ng card na to, magdodraw ng card ang kalaban. May pahabol pa galing dito. Saka sa, ano, sa bird din, yung paki. Interesting lang din tong midline bug ni, ano ba yan? Anong anache? Anache? Pwede? O anis? Solar moon na lang. Dalawang zero cost kasi. Dalawang zero cost. Ito. Pero sinasabi nga natin, itong twin needle, sobrang lakas ng damage niyan. Technically counted din as matipid na one cost yan, bari. Sandaan ang tama niyan sa ano. Parang ano, parang post-fight, no? Halos, grabe. Kasi yung mga mabababang base damage, malakas na ngayon. Dahil sa skill changes. Skill, yes, sa skill. And dahil may twin tail, sinamahan na rin ng backline niya na nakapokey din. Triple threat. Grabe, oh, parang sobrang na-utilize niya yung lineup niya dito, no? Sulit na sulit ang pagkakabil. May benefit ng pokey. Then itong triple threat. Dahil dito sa debuff. Axie has any debuffs. Oo. Sa risky feather para mawala yung minus 2 attack. Ang tanong, bakit triple threat kung twice yung yes, attack? Yes, dalawang atake lang naman. Di ba dapat kasi double threat? Tatlo yung nasa likod. Tama. Galing. Yeah, kaya triple threat kasi kailangan i-partner with risky feather. Yeah, ito yung third. Oo. Ano yan eh, last
last feather ata yan. The last one. The last the one. Last. Yan yung the last one ng triple threat combo. Ayan. Pero unahin mo ito. Dapat. Dapat papangalan yan, the first one. Dapat the first one. Oo nga, no? Tatanong natin sa devs yan. Kapag naisuswoop ka, yun yung pang last na nilalagay. Pwede, kapag sa pwede. Backdoor. Oo, kasi may ano kasi attack di, ano debuff. Yes. Tatanong ko lang sa Discord. Tingnan natin kung may sasagot sa Axie GG. Kung bakit the last one? Why hindi yung ano, why is it called triple threat if it's two attacks? Oh. Yun yung sinabi ni Cairo eh kasi yung pang third nga daw yung the last. Okay. Nag-crit. Sakit. Na, mainit na pala. Tumingin lang ako sa Discord saglit, may pulado ng plant. Pero hindi niya mabibigyan ng value itong ano niya. Vegan diet, ha? Mainit. Yeah, mainit nga. Ang problema dito, hindi pa maka-heal tong ano, yung plant dito niya kasi hindi plant yung kaharap niya, bug. Kung ito sana, makaka-heal. Pero ito, problema lang ang tingin niya dito. Eh. Sa round 2, magkakaroon talaga ng change of lineup dito. Steading, steady. Medyo matatakot din kasi umatake itong bird dahil sa anesthetic bait. Ayan na. Patagos na lang ang gagawin. Aray. 137. Tumagos sa HP. Grabe, yung shields up, tapon yung cards. So parang battle of discards na rin to eh. Ayan na, the first one. Tapos yung second and yung triple feather. Patay yung bug. 57 men, grabe. Oh, uy, ito. Grabe, tumagos. Grabe. Ayan yung damage niya, no? Laki, di ba? Zero over yun, 100. Zero. For a zero cost. 357 yan. Sakto yung Bidens. Goods na goods. May pa-heal pang konti. 60 sakto pala ang heal sa ano. Buti hindi bumaba sa skill changes. Yes, yes. Oh. Grabe. Oh, the first one. Nandito si na the first one. Ayan na naman. The first the one. The first one. Second boom. And triple feather. Boom. Grabe. Yon. Ang ano lang dito. Ayun lang. Yung crit pa. Ang ano dito. Ooh! Grabe natapos dun sa crit. So, tapos na to? Ganda. Ganda ng setup. Junker pala si Sir Reg Putik, sabi ni Mayo. To ganun. Sorry na true pa. Goods na goods ang laban. Ang nanalo dun, si Tropang Mudilos JBC Fervent Esports. Ganda na naging laban actually. Back and forth sila ng mga bug. Tapos nag-wild sa dulo. Pero yung crit parang lamang na rin actually si tropang JBC doon sa setup na yun. Sa ano eh, sa front sila nagkatalo eh. May advantage talaga. Actually yung pagkawalang bisa nung vegan diet. Medyo yes, malaki. May critical pa yung blackmail. Pero, dito papasok yung anong pwedeng gawin. Pagbaliktarin niya lang yung dalawang axi niya, unahin niya yung bug. Pag nagpatayin yung bug, magkikita yung vegan diet at saka yung plant. Pwede. Kasi the bug can still tank. Malaki yung shield potential pa rin. Totoo yan. Nasa Pinas ka na, Sir Reg. Yes, tropa. Kakadating lang natin 5 days ago pero naka-quarantine tayo. Today lang tayo nakabalik talaga sa totoong buhay dito sa Pilipinas natin. Goods na goods tayo ngayon. Steading steady yan. Pa-shoutout Idol AC Malakas. Sabi ni Axie Potato. Also, magandang gabi, Sir Reg at Sir Rain. Sabi ni Axie Potato. Good evening. Hello. Hello. Steady lang kayo dyan. Goods na goods lang ba kayo dyan? Sir Rain, abangers ako sa stream mo. Sabi ni Carl Bryant. Uy, salamat. Bukas stream tayo bukas. Yan. Sana bukas by end of stream, top 10 tayo. No? Yun yung goal natin.
Pero let's see, let's see. Goods na goods good, yan. Good luck kay Rin. Good luck sa atin. Steady yan. How's the show, my Sir Rich? Sabi ni Lunatic. Sarap, Master Show, may. Walang ganun sa UK. Na-miss natin yon. Chili garlic. Dinuguan nga eh, agad eh. Oh, double bag. Shoutout daw sa mga kapatid ko na nanggugulo dito sa tabi ko ngayon. Hello, dito. Hello. Yan, baliktad kasi yung camera. Family. Ruthless family daw. Goods na goods. Mm. Yan. Interesting to, ano? Makita sa final yung may mga bugs, no? So, shoutout sa mga bug users dyan. Mabuhay kayo. Wild itong mga tropa natin ito. Oh, steady. Ay, nagpalit yeah. Pala so nasa right na si Modilos tapos si Solar Moon nasa left. Mm. All right. Yan updated. So pareho silang nagpalit, no? Goods na goods 'yan. Ano ba parehas? Yung plant, ito yung galing sa gitna, tapos ito pa rin yung backliner. Pero right. Bago na ito. Medyo wild dito ah. Double discard team din siya, oo. Pre. Pero ano, para so, battle of discards to. Battle of discards. Exactly, exactly. Mag-all in to, round one. Oh, ano ginagawa niyo pag battle of discards? All in eh, no? Kasi, ano, bawasan mo na kagad options niya, round one pa lang kasi marami ka namang discards. Ang sana nga lang, sana nilagay, nilagay nito ni Tropa yung anesthetic sa harap. Then ito? Sa likod yung bug splat para mabigyan niya ng value. Pwede. Para tapat-tapat yung splat dun sa bug. Unless, kaya niya sagasaan to the point na masasplat niya pag itong bug. Pero, may bird kasing the pero first one kasi, dyan. At walang depend sa ito. Medyo hindi niya mayutilize yung thorny. Kasi wala siyang debuff na malalagay. Oo. Pero ma-agree ako din sa sinasabi ni AC na mas maganda sa second, sa midline. Kasi mas may potential ka mag-draw ng bug splat eh. Kesa kung nasa harap, mabilis kang mamatay, di ba? Goods ayan, na goods. Ang init. Ayan na. Yan yung sinasabi nating round one pa lang. Nag-wild na silang lahat. Yes. Ooh. Naubos agad yung mga cards. So. Zero agad ang cards. Ayan na. Ayan na. The first one. Na naman. Laki ng damage pa naman. Boom. Grabe. Wipe out. Kung anesthetic bait kasi, kaya niya saluhin yung ano eh, no? Yung triple threat. So, babagal. So, battle of discards lang to. Ganyan lang yung mga hawak lagi. Mga zero ko. Yung mga hindi mo ginagamit usually, yan yung natin. Medyo. Ay, hindi siya mag-heal. Nascarab siya, no? Tama? Oo, pre. Nascarab. Mainit. Ganda. Umabot ng second turn at nascarab ulit. Ang ano lang, una lahat ng Axie nito ni Solar Moon. Nahihirapan siyang i-penetrate itong ano ah. Pwede niyang itira lahat. Una lahat. Walang mano-no-turn dyan. Oh. Nascarab ulit. Oops. Pero huli. Sayang discarded isang discard. Ang pero card. Wala namang madi-discard. Correct. Grabe. Wipe out na yung bug. Tapos dalawa pa yung dadaanan ng plantito. Same energy count ask. Lang sila. So, ito lang mahirap. Kapag may backline ka kasi na ganyan, yung mga zigzag Bidens, kailangan mo mag-ipon ng cards. Eh. Yes. Kasi pinapaikot so, mo lang talaga, eh. Talagang no? Itira lahat yan. Pag nagtira ka, madi-discard yan. So, kung yan, ginamit na lang sana yung Bidens, 50 shield din yun. Yeah. At this point talaga, you should really just spam. Ayan eh, natatapon din. Sayang. Kaya pa niya actually kung kunwari. Meron pa sana siya 200 na buhay kung nagamit niya yung Bidens. Display niya doon yung hindi niya pinlay yung Bidens. Yes. Ito yung the first one. Patay. And, grabe. Pwede siyang mabuhay the sa first one talaga. sayang yun. Sayang. Buhay sayang. Sana siya doon. 1-1 ang score natin. Maganda. Pero dahil doon may third match tayo. Goods pa rin.
steading steady. At ayan na, nag-iisip na, nagbago yung laban eh. No? Naglabasan ng mga secret texts yung mga tropa natin. Yes, yes. Exciting, very exciting. Anong bag naman kaya ilalabas niya? Medyo na ano lang kasi ako sa naka-thorny, no? Na walang debuff na kasama. Na-nerf na nga siya, tapos wala kang pang debuff. Totoo yan, true pa. Steading, sayang steady. Din na wala silang cattail kasi at this point, kita nila may bugs ay, yung pwede, kabila. Pwedeng-pwedeng ang naka-cattail, ano eh, no? Laki. Yes, lamang brother. Na lamang. Meta talaga yan ngayon. Wild na wild. Bago tayo mag, ano, naghihintay pa naman tayo. Stars lang tayo saglit. Galing kay Jacob Villegas. Pa-shoutout sa GF na si Donabel. Thank you. Shoutout sa inyo, tropang Jacob at tropang Donabel. Stars galing kay Chot Serviano. Boss, ano sa tingin mo sa discard lineup ko? Plant, Parasite, Biden, Sirius, Hotbot. Okay, yan yung plant. Tapos, so parang yung discarder kanina, naka-parasite rin. Tapos, Aqua is mid-Nemo, Parasite Lamp. Tapos, yung backline, Goldfish, Aqua, Pinsir. Goldfish, Koi, Oranda. Ay, ano, dumoble yung Goldfish. Ah, dun sa mid pala yung Goldfish. Okay naman. Yung discard na yan, kahit paghiwa-hiwalayin mo, masasakit pa rin yan. Pero, nagbabago na yung stats nila. Mahirap lang i-monitor ng mas maayos. Ayun na! Pinalit, nakinig! Nakinig kay AC, oh. Si JBC. Yan, palit natin. Okay na daw po ba, sir? Interesting. Ayan, mas maganda na yung laban nito. Pumapalag na. May pang salo na. Mahirap lang kasi parehong 31 speed yung bag niya, eh, no? Oo. Itong dalawa. Pareho siyang 31 speed. Siya may reptile eyes. Reptile ata yan? Or beast? Hindi ko sigurado yan. Reptile. Yan, reptile. Oo. Okay. So, mas mabilis. By one. Yung so, lamang speed. Lahat. Ito rin, reptile eyes ata yan. Oo. Gecko ata yan. Mahilig sa impure si tropang Solar Moon. Ito rin. Aqua eyes. Gero ata yan. Oo. Gero. Medyo bad boy si tropang Solar Moon. Goods na goods. So, mas maganda na yung position ni JBC ngayon sa pag-swap niya na yun. Dahil meron na siyang chinelas para sa bug. Ang magiging problema niya lang dito is yung speed. Na kailangan mo nang tumangkin ito ng siguradong tama kasi mabagal si tropang midliner. Pero pag nag-survive siya, masakit ang hambalos niya diyan sa bag na 'yan. Yes. The crucial thing here is sana ma-draw for JBC, ma-draw niya kagad yung scarab, no? Kasi kanina na-draw kasi niya 'yon. Hindi nagtagal itong plantito ni Solar Moon. Mabilis niyang naabot yung midline na 2v1 niya. Pero problema pa rin, dito kasing bird, no? Ang laki kasi ng damage nitong bird na to, 2 bugs. Kaya niyang i-burst yung plant eh. Yes. Grabe. Tapos ang laking bagay nung actually may tricks pang ang target bug class pero wala namang backdoor. Wala hindi ba ano. Pero sobrang laki kasi ng damage ng Pocky talaga. Oo. Sabi nung bird, Garish, bug ba yan? Nerf na yung Garish, guys ah. Oh. Alright. Okay, nagsigsag na agad siya. Oo. Preempt na lang siya ng heal. So magiging ubusan ng cards to. Wala na rin. Boom. Round 2. Pero sayang lang, lumabas yung bug splat niya. Lumabas kaagad. Kailangan niya ng gamitin yan as much as possible. Sayang kung i-discard lang yan, din, pre, no? Kung isa-save niya para sa isa pang bug, may chance na ma-discard yan. Wala na. Eto na. Oh! Cleared na. yan talaga. Sayang yung damage niya yan no? Para sa isang bug. I think pwede niya na rin itira sana. Usually, pag discard, tapon mo na yung pinakamalalakas mong card, eh, no? Kasi... Yes. Papaalam ka na rin sa kanila very soon. Eh. Tira lahat. Oh, kumuha nice pa ng stand. Damage. Ang galing din ng ng dynamics talaga nitong bug class. Kasi, di ba, meron silang bug yes. Signal, cute bunny. Parang, you're forced not to play ooh. Yung look at this damage game, no? Yung 4 cards yung ibabato mo ganun. Ayan na!
Ayan na, ang chinelas. Chinelas ni nanay. 188. Aray, sakit. Sakit. So, lang, pero the first one, anesthetic. May gante. Two Boom. Cards. Wala siyang Boom. Anesthetic. Tourney kasi. Pero mas madikit na yung laban, actually. Hindi tulad nung kanina pag na-clear niya itong bug. Pero nag-struggle lang talaga siya sa speed. Oh. Wala nang madi-discard. Patay ba? Yes. Patay ata? Last stand. Last stand? Tatanggalan? Hindi! Oh, hindi. 154. Laki. Hindi talaga natin alam na yung mat. At ayan, steady na lang so, si tropa. Tignan mo 2 energy lang pero ang lakas ng bawas. Oh, oh kasi nga dahil din dito sa triple threat. Grabe. So, the first one and the second one ang nangyari. Patay. So ilang feather yun? Anim. Yung tawag doon, 6-tuplet. Feather. Medyo bad boy. Ayan, sa tanong ni Chot, ano sa tingin mo sa discard lineup? Ayan ang nangyayari kapag discard lineup, tropa. Ubusan talaga. Goods na goods. At just like that, ang ating finalist, si tropang Solar Moon. Tama ba? Tama ang ating position, no? Yes. Solar Moon. Goods na goods yan. Ganda na naging laban. Best of 3 yun, mga tropa. Steading steady yan. So, Solar Moon, I see RG Maninit. Goods na goods yan. Versus si Lloyd, no? Lloyd. Si Lloyd. And we've got our finals, mga tropa. Off stream. Finals na to, no? Last match na natin to, tropang AC. RG off stream. Maninit. Maglalaban si Sashimi Smug versus Fervent Esports para sa third and fourth. Ang third kasi, meron yes. pa rin niyang 15 elite tokens. Na roughly $15 pa right now. Not bad. Free event to, mga tropa. Weekly to. Kaya very exciting. Tapos, silang dalawa naman, maglalaban para sa first na $50 at second na $35. Goods na goods yan. In elite tokens yan. Bale. Elite tokens yes. talaga yung nakukuha, pero mas familiar kasi tayo sa dollar prices kaya natin kina-quantify in dollars. Oh, kina-convert yan. Na natin. Kasi marami ding nagtanong before, magkaano daw yung inong conversion ng isang elite token. Yan. Actually, nakikita rin dito yan. Punta lang kayo sa pricing. Lalabas yan. 1 elite equals 1.23. 0% of the prizes goes to the organizer. Lahat yan sa inyo yan, tropa. Goods na goods yan. Steady, okay din, steady may tournament yan. Experience, kaya sali lang kayo. No? At saka abangan nyo mamaya, i-announce ata ni Reg dito yung registration yan. Link. Para sa experience ko, tropa, ibang-iba talaga ang tournament setting sa arena setting. Yes. Kasi may mind games na nangyayari bago ka pa makipaglaban. Medyo bad boy yung nangyayari dyan. Correct. Stars galing kay Sec Astro. Ano sir, magandang mid aqua ngayon, AAPT. Marami tayong nakita kaninang magaganda. Yung mga naka-Lam, Arco, Risky, Nemo. Technically, hindi na siya ganun ka-aqua. Kasi dami parang na niyang na siya, beast eh, no? moves. Pero, nakukuha pa rin niya yung aqua speed. Speed up nung Arco, yeah. tsaka beast damage. Ang nangyayari damage. Ngayon kasi, napapalitan na yung goldfish with an Arco. Because before you'd likely run a goldfish Nemo, no? Para kasi pag natamaan ka, next round mauuna yung aqua mo. So safe pa rin siya kahit low HP, makakatira pa rin. So ngayon, pinalitan na ng mga aqua players to an Arco. Sa higher shield tapos sa speed up din. Sa Arco versus goldfish, malakas ang Arco kasi kontrolado mo kailan mo gusto mag-speed up. Pero pag sabay sila nagkatapat, si goldfish ang daming speed up niyan. So kung 1v1, panalo si goldfish sa speed upan. Pero pag kunwari malayo pa, diyan nagbabago yung setup ni goldfish. Kaya maganda rin yung natutuwa ako sa goldfish dun sa bantena kasi biglang bumibilis na sobra yung mabagal na goldfish bantena sa likod. Oh, dahil sa ano, sa antenna. Totoo 'yan. Although na nerf ng konti no, naging 50 na lang from 60. Goldfish has been nerfed as well, but that build kasi is very good pa rin, yung bantena tapos goldfish sa likod. Still not bad. Pumispeed up 'yun. Stars galing kay Mark Joseph
Mark Joseph Veloria. Shoutout, Boss Red. Shoutout sa'yo, tropa. Steady ka lang ba dyan? Chill na chill ka lang ba dyan? GG, sabi ni tropang Jeyo Pacheco sa chats. Goods na good yan. Ano po malakas na build sa mech? Arco Kiss Hair Heroic or Kiss Dual Hair Heroic? Ba't hindi mo nalang tropa puntahan ng stream ni tropang Rain? Yan ang kinakarga niya. Oo, nandun may tayo. Ganun ginagamit natin. Why not? Arco Goda yung naka gamit ko ngayon. Arco Goda yan. Hair Hero. Yan. Goods yun. Bari may control ka sa energy ng kalaban. Tapos at the same time, may card draw, may speed up, may card draw ulit sa hero. Wild na wild lahat yan. Isang goods naman dyan, Lodi Reg. Sabi ni Ponji Lug 2. Goods na goods yan. Steading steady yan. Goods pa po ba ang classic ABP? Sabi ni tropang Mark Philip Ramos, parang mahihirapan na ang classic tropa kasi ang beast na pure 41 speed. Eh ngayon, nagwa-wild na yung mga ganyang beast. Pwede mo ikabit sa aqua para mabilis yung mga beast cards. Pwede mo rin gawing mech, mas mabilis. Mm. Pwede mo rin saksakan ng bird eyes and ears, mas mabilis na naman. So diyan pumapasok yung ano ba, yung breeding for PvP na ang nangyayari, hindi na breeding for purity tulad ng nangyayari dati sa classic lineups natin. Badge check, Sir Reg, sabi ni Rodex, thank you, top fan badge, goods na goods yan, steading steady yan. Alright. Waiting lang tayo. Na ba sila? Waiting checking tayo. Checking lang tayo. So, friends na naman, sinong nag-a-add? Lloyd. Lloyd or Solar Moon. Lloyd or Solar Moon. Ay, friend na ata natin si Tropon. Si Solar Lloyd. Moon. At si Solar Moon, unless... Ah, hindi ba kanina? Hindi. Anong in-game name niya? Ang friend natin doon kanina si JD. Ah, si Modilus pala. Wait, let me... Lloyd Cutie yung ano niya. Si Lloyd ay offline. Then si Solar Moon is Anache. Oo. Wala, hindi natin siya na-add kanina. Pero alam ko si Lloyd nandyan na dapat. Ayun, offline. Ayun. Baka nagre-reconnect lang si Trupa. This is the finals para sa mga kakapasok lang. Best of 5 itong papanoorin natin. Wild na wild ang magiging ganap. Yun. So, anong kargado? Padalas naman pag best of 5, nagti-3-2 talaga. No? Oo, bakbakan talaga ganda. So far sa lahat ng mga finals. Meron natin pa tayong reverse sweep na nagaganap. 0-2, tapos biglang 3-2. Wild na wild. Right. Sir Reg, maaga ka nang magsistream, sabi ni Timothy Clark. Good question, Philippine tropa. Eh. Baka gagawin na nating Philippine oo, time. Pero nasa Pinas na, no? May work nga lang tayo ng 5 PM to 2 AM. So baka 3 PM to 5 PM tayo pag weekdays. Pag weekends naman, mas prime time tayo magsistream. Yan yon. Inyong palagay, anong team ang magdodominate this season? Masyado pang maaga, tropa. Yes. 30 days to go ang arena. Malayo pa ang gabi. May secret team yan si Sir Reg. Nag-experiment tayo. May time pa rin kasi. So, nag-experiment tayo nung off-season, pero ngayong on-season, meron kang first few weeks para try mo lang kung anong feel mo. Uh-huh. Malakas or hindi. Pag hindi malakas, benta mo ulit siya. Pag malakas pwede siya, munang, tabi mo muna. Pwede mo munang pagtsagaan yung dati mong team, kagaya ng ginagawa ko. Goods pa rin naman. Tulad nga na sinabi mo, tropa, napaabot ka ng top 14 pag start ng season. Wild na wild? 15? Ano? Oo. Inamit ko yung classic na team ko. Goods na goods pa rin yan. Kamusta yung damage AC? Okay naman pa rin. Ay, parang ano pa rin? Ano kasi, manageable. Yung kit bunny kasi. 110 na lang siya sa plant. Then kapag sa aqua naman, 91 lang. Bababa so, na talaga. Oo. Ano? Meron nga pala akong ano, low budget challenge na ginawa nung start ng season. Good question. Galing kay tropang Ralph J. Anong nangyari sa low budget? Tapos ko na, tropa. Ang naging MMR ko in the end is 1850 with a budget of 0.18. Pero hindi ko pa nagagawa yung video, bali. Kaya hindi ko pa mailabas. Pero gagawin ko na now. Gagawin ko dapat sa quarantine, pero... Baduy kasi sa quarantine, di ako excited gumawa ng video.
pagising online work lang tapos higa ulit tapos hindi rin kaya ng internet connection, mabagal yung pwede ako gumawa sana ng video pero online rin kasi yung video editor ko yung Capwing ba yun, so nahihirapan ako mag-edit nun. Stars galing kay ay stars galing kay M. Lazarte, badge check, goods na goods yan tropa, steading steady yan. Si Idolo Gabs po ba? Gising na. Ready na siya magmamaw, sabi ni J-Mark. Ano bang niraram na lineup ngayon ni Gabs? Hindi pa siya nagsisimula mag-active ulit eh. Gumagawa pa ng teams. Siguro parang ginagamit niya pa rin yung poison niya, no? Ang alam ko, hindi pa niya sinusukuan yun. Oo. Depende. So we are live, to, mga no? tropa. Best of five. Yes. Let's see. Finals. Let's go. Lloyd so versus luck. Solar Moon. Exciting ito. Lloyd sa left, Solar Moon sa right. Steady. Correct. Tama. Right, sinong gusto? Bago to. Ito, nakita na natin itong lineup ni tropang Solar Moon. Sinong gustong mag-explain nitong nasa left side? Pwede. Sige, try natin dito. So, ito na yung non-conventional lineup coming here from Lloyd. We've seen him in the earlier parts of this tournament. Pero I think first time nating nakita tong axis na to. No? So, Arco and Scarab. So, I guess nakita niya ata yung previous na game. No? So, ang ginawa niya dito, Reg, outright hard counter lang Axie per Axie. So, ang ginawa niya dito, yung Aqua, it counters the front tank. Ito. Yes, correct. No? So, may Scarab siya pang tanggal nung yung zigzag, heal. No? Walang heal potential to ngayon si Solar Moon. Tapos on the midline naman, Aqua din na may bug part na pliers, but maraming Aqua and Bird cards, no, na damage, which is really good against the bug. Oo. No? Kaya parang ang ginawa niya dito, no, AC and Reg, parang tiningnan niya yung axis ni Solar Moon, kaka-counterin ko isa-isa to. Sabi niya, anong counter dito? Ito. Anong counter dito? Oh, sobrang silip. Silip talaga. Galing. Kasi kahit yung bird niya sa likod, it's a counter because it has that backdoor. Correct. So, outright hard counter talaga yung ginawa nila dito. Non-conventional team, you won't see this on arenas. Hard counter, para lang sa mga viewers natin, ano ang difference, tropang Rain, ng hard counter sa soft counter? Hard ito kasi counter hard. Siguro. Tama. O, parang, kumbaga, pati sa class, no? Tapos sa cards, minatch counter na minatch. Counter, yun rin kasi yung definition ko, actually. Pag sinabing hard counter, isa-isa, wala na akong pakialam sa team. Basta ito, counter nito, ito, counter nito, ito, counter nito. Yes. Which is sometimes like Indes does that in tournaments as well, right? He forms very peculiar teams na hindi mo talaga makikita sa arena eh. Kasi sa arena, ang gusto mong gawin, gumawa ka ng well-rounded team. Oo, para kung ano yung makikita mo, highest chance of winning. But dito, ang gusto mo kasi sa tournament, kumbaga, 100% chance as much as kaya mo. Actually, technically, ang arena is sino-soft counter mo yung MMR. Meta. Yung meta ng MMR mo. So, yun. Soft counter yun. Parang hindi siya, you know, it counters, but kaya ka pa rin sigurong matalo. So, hindi ito yung case, mga usual na nakikita mo sa mga arena. Hindi talaga. No? Oo, ito yung sa tournament nang makikita. Yes. Ayan na, the first one, boom. Dalawang second attacks. And the triple threat. yan. Pero, boom, napitaw na niya lahat ng bird yung cards arco niya. Ito rin si Birdie. Na ano na rin niya. Kahit backdoor rin siya, nakapag-wild na siya dito sa Aqua ni Tropa. I think hindi siya makakapag-backdoor dito. Oo nga. Dahil kasi sa discards, no? Yan. So, yun din yung, we need to be careful din about hard countering Axie per Axie kasi yung synergy din ng team, tapos titingnan mo din yung kalaban, no? Makakapag-backdoor ka ba? May mga discard to, no? So, actually, maybe a triple Aqua would have been better here. Pwede rin double Aqua din siguro. Pwede rin ganun. Kumbaga, hard counter siya in a sense, pero synergistic team pa rin, bali. Oo, yes. Ang pag-asa niya lang kapag round 1, meron siyang dark slip. Kapag kumpleto, no? Correct. Pero ang isa pa naman is kahit hindi niya ma-dark swoop, kaya pa rin niya naman patayin sa 1v1 laki kasi mauuna damage pa rin siya. At walang shields ito.
Yes. Very light. Insectivore, mataas. Pero itong mga ito, 0, 10, at 20. Yes. Pero ang tanong dyan is kung dadaan siya sa harap, kaya ba niya dumaan sa harap? Nako, ano? Nagtitig siya. Mali dun. May risky siguro para ano? Oo, dapat kasi nawala yung risky. Made sure. Oo. So, tapos ang natira pa dalawang dark soup eh, no? Okay, uy, ito na. Actually, ayan na. Kaya pa rin yung mang one shot. Ayan ang chance niya mang backdoor. Umabot. Low yun. Shields. Grabe ito. Kukunin na rin ni attacks ng bug. Yes, and lamang na lamang atong aqua na to, lamang na lamang yung aqua against the discard bug. But again, yun nga sinabi ni AC kanina. Spam wow, lang talaga mamaya. Wow, post fight pa. Pwede pa, pwede pa. Oh. Oh. Pwede na yun. Libre naman yun. Damage pa rin, di ba? Oh. Or ano pa rin, tanggal shield. Dami so, nga lang anesthetic. Ano lang to, ah? Swertehan lang sa card draw. Pwede manalo dito. Pwede rito manalo yung bug. Wala daw ang sound, Reg. Baka naka, ano, naka-mute tayo. Let's hindi naman. See, let's see. Test. Test. Ay, what? Meron naman. Meron okay naman. Naman. Okay naman. Baka yung ano mo, tropa, yes, volume. Oo. Oh, natalo. Natalo pa yung hard counter. Ayun, grabe. Kasi wala siyang cards. And naubusan nga siya na options dun. Oo. May sound po, sabi so, ni Camille. So, ayun nun, nakapag-ipon yung ng cards yung bug and high shield yun. Pwede niya pa rin matalo dito yung aqua. Tapos kahit maganda siya in theory, in paper, dahil dun sa discard, yes, nagkakagulo. Pati. Yes. And sa anesthetic bait. And sa anesthetic bait, nahihirapan umikot dun sa stance. Lalo na pag nasa gitna. Ang nangyari, naging 1v1 yung bug. Pero dahil panay anesthetic bait sunod-sunod, stun ng stun, nawawalan ng tempo bali, yung nawawalan ng pressure yung aqua nung kalaban. Yes, hindi din siya nakaipon nga ng card sa 1v1 which is very important, yes, diba? Kaya yun yung, yun talaga yung kalakasan ng discard builds, no? Yung double discard or single discard na merong, yung kanang ginagamit ni AC din, no? May aqua dun sa likod. So, yun yung power nun para malimit yung options ng kalaban. With the other thing that I didn't mention earlier with hard countering and playing teams na hindi masyadong ginagamit, hindi ka rin sanay, no? Hindi ka sanay sa parang paano ba sila ilaruin talaga, no? May certain cases kasi na teams would really have to synergize. So baka yun ang nangyari din dito kay Lloyd, no? Na sobrahan siguro. Yung energy ng kalaban nasa 5 pero yung cards niya pa-tatlo-tatlo lang. Oo. Medyo nahirapan. So, yun, 1-0 tayo. 0-1. Solar magkakaroon kaya leading ng change of lineups dito, no? Pwede kasi maraming Axie si Lloyd eh. Iba yung mga gamit niya kanina. Marami siyang pang-counter. Oo, dapat. Again, Cattail would be very good here. No, we haven't seen too meron much. Meron siya eh. Sabi ni Romnick, ako lang ba o kamukha niya talaga si Professor? Sakto yan. Meron tayong salamin. Bakit hindi tayo magsalamin? Ayan. Ano yan? Wait, magbabank si Lloyd, heist yan. Kaya si nandito sa Pilipinas naka, yan. Si Lloyd ba itong naka-timber kanina? Oo, goods ata. Goods na goods. Eh. Ata, yan eh. Oo, parang gusto ko ulit makita yung timber niya. Naka timber na may cattail. Oo, parang masaya yung lineup na yun. Lisbon! Di ba sabi ni ano, ni Professor sa Money Bella Heist? Ciao, Bella ciao, Bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. Goods na goods ba yan? Bank heist, Banko Central bago mag-UK. Oo, kaya nandito yan sa Pilipinas, guys. Magpiprint ng pera yan sa BSP. Ito na naman si Toothless. Ang ingay mo dyan, Camille, sabi ni Tropang Toots. Harmless lang yan si Tropang Toots. Steady lang yan si Buddy. Prof, huli na tayo. Ano sabi ni Toots? Nahuli si Toots. Ang ingay steady, dyan kami. Steady. Naging Spanish Reg. Tagal nilang mag-isip, ha? Baka nagka-counter wars na sila sa kanilang mga ano minds. Ini-invite to? Na, tas,
tapos dine-decline. Oh, may mga ganyan din, Casey. May mga ganyan. Saglit lang, wait lang. Oy. May ganun akong naging laban, very first tournament ko, first match ko, patayan bigla. Tapos biglang in-invite ako agad. So ang mindset ko, okay, sige, baka magsi-same lineup si tropa. Nanalo ako nung game 1. Mabilis kasi nag-invite. Ko agad. Biglang naging jumping lason galing sa ibang lineup. Sabi ko, saan galing yun? So yun, mabilis siya nagpapalit. Si AC daw, sabi ni Tropa Toothless, si Arturito. Si Arturito, parang ang layo. Parang mainit si Tropa Toothless sa'yo ah. Parang kailangan nating i-invite rin mag-cast ito si Tropang Toothless. Pwede, pwede. Si Toots, Hindi Spanish eh. Filipino, si Emilio Aguinaldo. Medyo bad boy, bayani. Oh, pareho sila ng buhok ni Emilio. Nagre-request daw si Tropang Gico. Idol AC malakas, isang uwu naman dyan daw. Anong uwu yung pabulong? Yan. Ooh, may kasamang kiss. Goods na goods yan. Steady. Red style yan eh. Si Tutsi Lupin daw. Sabi ni Bernard Escamilla. Excited na akong marinig mag-interesting si Toots. Sabi ni Tropa. Si Oversize, ilagay nyo sa casters. Lahat yan, welcome Tropa. Goods na goods yan. Steady. RuthlessRedge. May bago ka na namang look-alike, Tropang Rain. Sino na naman? Si Bugoy. Ah, ba? Hindi tayo kumakanta. Sa stream ko din dati, sinasabi Rico Blanco daw. Ang una si si Looney. Hindi ko na alam. Oh, tapos si Looney pa. Panay singer, ha? Baka may tinatago ka dyan. Baka naman. Talentos. Wala eh. Mahilig tayo sa rap, pero hindi tayo nagra-rap. Meron din Badman. Daming sinasabi ng mga tao. Goods na goods. Flexing top fan. Thank you, tropang Martin Su. Goods na goods yan. Bakit yung discard ni Toots extract nakalagay? Ano yung hindi ko Sir gets? Sir Rico? Rainco Blanco daw? Rainco Blanco? Oo nga eh. Pwede yun. pwede. Bornak sa casters, naman. Mga idol, sabi ni Justin. Actually, si Bornak is yan. Game actually, pero lasing daw. Actually, puro nagiinom sila. Si Joe Balls. Si Joe Balls din. Si Bornak. Saturday rin kasi. Ako yung pinakamabait. Ayaw nyo kasing maniwala. Yan, mag-feature tayo dyan. Steady. Goods na goods yan. Pa-shoutout daw, AC, AC Malakas, si Tropang Harvey daw. Oy, shoutout sa'yo, Harvey. AC Malakas, Eli Buendia naman daw, sabi ni Tropa. Ayan na, watch na, may watch na si Lloyd. Si James Red siya kasi James Red. James Red. Medyo bad boy. Ganda noon. Ay, bago. Oh. Unleash the Axie Kiss na ang nangyari. Yun yung kanina ginamit niya, pero nag-double anemone tapos ginawa niya kakaiba yung lineup no, parang Taxton build, pero hindi double anemone yung ginawa. Same position ba? Tama ba yung natin? Check ko lang. Ah, nagpalit. Baliktad na. Okay. Nagpalit, So Lloyd ngayon nasa right side. Oo, Solar Moon sa left. Goods na. So si Tropang Lloyd yung nagka-counter kanina, parang nag-go for more of synergy na ata siya kesa sa hard counter. Standing strong tong si Solar Moon eh, no? Yes. Goods. Kita kasi niya, okay talaga yung discard niya eh. Oo. Limits options. Nahihirapan. Iba niyang axis. Nahihirapan counter it. Kaya ba ng poison ang, kunwari, jumping lason versus discard? Hirap rin kasi hindi nakaka-jump. Tama ba? Nalilimit. Huwag lang rin. Matamaan ng yam. Yes. Yung bug. Tama. Kasi usually bubuhos sila sa umpisa eh, no? Mm-hmm. So ano para sa inyo ang good counter pag ganyan ang laban? Na team? Triple A? Ano talaga?
Anemone boys talaga. Yung mabibilis. Yung Tucson lineup talaga. No, para mabitaw nila yung cards. Yes, oo. Para mabitaw nila yung cards bago mo pa-discard. Mapipilian mo pa. Tapos masasakit lahat. Kasi yes, ang ginagawa nila, papasan ka lang nila eh. Para marami pa rin silang cards. Oo, madami pa rin silang cards. If ever na mabawasan sila, mag-heal lang sila. Ilang million na po ang Aqua ngayong season, thanks, sabi ni Joey Boy. Actually, na-nerf sila, tropang Joey Boy. Kaya nabawasan ata ang Aquas this season. Parang mechs at beasts nagwa-wild yan. Yes. Cattail lang yan, sabi ni tropang Ian. Totoo yan, yan cattail talaga. Oo, cattail. Kung kumbaga, team counter, Taxton build. Kung card counter, cattail. Kayang sagutin yung discard. Yes. Goods na goods yan. Let's see. Anong mangyayari dito ngayon? This is game 2, right? This is game 2, 1-0. For advice, tropang Justin, nababasa ko yung comment mo ngayon, pero hindi ko pa na-check yung stars actually. Mas madali talaga sa supporters chat kasi hindi tayo nagmamadaling mag-explain ng build. Maiisa-isa natin yan. Marami na tayong successful na nagawang ganyan na dinodoktor natin ng konti yung lineups. Nandyan sa pinned comments natin, supporters link. Pwedeng-pwede kang sumali, tapos makakasali ka sa podcast, makakapagkwentuhan tayo sa Discord. Walang rush yan. Goods na goods yan. Okay din nung ganun, para tutok, kumbaga. Tutok tayo, hindi, bali. Dito lang on stream. Oh. Steady yan. Pag mga ganyang single question, kaya nating sagutin tulad ng anong mas goods na double anemone? Goda or Terror? Terror Chomp? Mm. Bago itong Terror Chomp. Hindi ako familiar dun sa Terror Chomp. Goda, nakakita na ako. Terror Chomp kasi nerf na siya eh. Oo, Goda pa rin para sa akin. Kasi the thing with double anemone is pwede mo rin silang pasan, di ba? Para maka one turn ka din sa isang anemone nila. You would not be able to pass Goda if talaga. They have Goda. Oo, so yun yung ano doon, thinking pag doon. Pag Terror Chomp naman, kailangan mong gumamit ng dalawang Terror Chomp para ma-prop yung isang Terror Chomp. Matagal. Oo. Wala kang ibang bug card. Mahirap. And 54 speed ka pa. Correct. Uy, wild. Ang problema lang dito, no, kung aakyat itong Scarab. Ayan. Sa bagay, hindi rin naman makaka-follow up yung mga axis ni ano. Ni Solar Moon. Mabibilis. Mas mabilis yung bird, kaya niyang mang-clear ng aqua kung may enough siyang damage na hawak. Yun ang parang pwede niyang gawin, manu-turn habang walang arco itong nasa itas. Yes. Pero at the same time, wala rin namang threat ng energy steal tong kalaban. Pareho sila. Oo. So pagandahan ng bitaw. Oo. Pag may mass energy na. Oo. Kaso lang itong bird kasi ni Solar Moon, ang laki kasi talaga ng DPS nito. Oo. Ito na. Ayan na, the first one. Ayan, first. Triple threat. Second and third. Third, boom. Tapos isang atake. Ubus talaga balahibo nito no, pagkatapos ng game. Ayun lang. Nag-matter ba yun? Nag-matter ata. Sayang na walang cards. Boom. Teka, buhay ba yun kung hindi nag-crit or patay pa rin? Last stand. Aabot yung hotbot. Pero, hindi natin alam kung aakyat or bababa eh. Yung problema. Marami masyadong kailangang mag-align. Hindi nag-crit, yes. Tas tumaas, tas nag-last stand. Ang galing nang yung ginawang adjustment ni Lloyd dito. Kasi this time around, after niyang mapatay yung bug, which he needs to overcommit here. Eh. Dapat kung baga, mapatay na yung bug, easy na tong bird kasi may backdoor siya eh. Oo. Diba? And mahihirapan na din sa 1v1 tong si Solar Moon kasi mas mataas ang speed nito ni Lloyd Cutie. Correct. Para saan yung last one na binitaw ni Solar Moon? Natatakot na ba siyang ma-backdoor kaya niya ginamit na? Baka din. Nag-single last one siya eh. Pero questionable din. Ang dapat niyang ginawa siguro is sa bug muna para makadamage tsaka siya a-attack. Extra shield pati. Bug muna para hindi mo ano, para mag-heal kasi pre, no? Nasa gitna kasi ng anemone. Mag-heal lang siya.
kailangan one shot din to eh. Oo, sayang. Well, pinipwersa niya in the sense na wala nang heal ngayon. So, ito, 1v1. Lamang si Lloyd dito kahit wala siyang buhay, no? Wag lang siya makabunot ng dalawang all-out. Ayan na. Ooh, ang wait sinasabi lang, wait natin. Lang. May swoop pala siya, no? Oo, mahina so, ang damage. Oh my God. Sa tingin ko, araw talaga ni Solar Moon ngayon. Nabunot yung dalawa. Boom! The first one. Kanina pa yung hard counter ni Lloyd Cutie, no? Grabe. Kanina pa yung hard counter niya. Hindi mag-iba si Solar Moon. Grabe, para sa kanya ata talaga. 2-0 pa naman. 2-0 grabe. Pa. Sila. May ano reverse sweep pa. Ang tanong. Anong next counter na ito ni Lloyd? Sakit sa ulo, napakamalas. Ano next counter na papatay ni Solar Moon? Medyo bad boy ito si tropang Solar Moon. Mukhang nagsimba to nung Sunday. Oo. Medyo bad boy. Si True pa. Na, wala 2-0. Ata. One more win for Solar Moon bago maging sa kanya. So, pag nanalo na si Solar Moon dito, dapat kang magsimba bukas. Pasalamat. Pasalamat. Sa the first bukas, one. Solar Moon. Oo, grabe. Esports for everyone. Number 8 champion, kumbaga, pag nanalo siya dito. Hard counter yung kalaban. Grabe. Totoo yan. Grabe nga ang nangyari. Kakaiba din talaga kasi yung discard AC eh. Pagka makuha mo talaga gumagawa ng magic. May mga nakikita tayong hindi ka nais. Nawawala yung mga options. Nawawala rin si Lloyd. Na-discard si Lloyd. Or nasama sa natamaan nata ng feather pre. Oo nga. The last one. Natamaan ng the last one. The last one. Nag-aano na yan si tropang Lloyd. Okay, ano pang pwede kong gamitin? Tingnan natin. Yeah, kasi niya doon pre, na-discard yung swoop niya. It's so, auto-bullet talaga yung swoop. Dark swoop. Naka-double talk na bird siya. Pwede, no? Oo. Grabe. Hindi applicable yung backdoor eh. Bad boy ang bird ni Solar Moon, sabi ni Camille. Ubus balahibo ng pet. Kapag discard kalaban mo, ayaw mong gumamit ng Axie na may na combo reliant. Oo. As much as possible damage. Parang yung totoo tipong yan. Kung ano yung makuha mong card, no? Yes. AC, babato mo dapat. Yes. Yung mga ganun na ano. Goods beast, na goods. Beast bird siguro, ganun. Beast bird siguro? Na double talk. Oo, kung actually, pwede. Ako, double talk to. Exciting. Ano kayang ipang tatapat. Malalaman natin. May ipang reverse sweep kaya to. Ilabas mo na yung cattail mo na may timber, no? Oo, talaga. Ayan na. Naka-counter mo kasi yung discard. Ayan na. Talaga. Oh. Ay. Double anemone na. Ayan na, ang Goda. Ito na yung Goda variant. Ayan na, ang kinatatakutan. Ano mga gusto niyo? Double Goda or isang Goda, isang attack card? Sa akin, double eh. Para may fear talaga, no? Na huwag ka parang mag-skip. Bawal ka mag-pass talaga. Ang gamit niya naman, Crimson, no? Hindi Actually, itong Crimson, hindi din niya mabackdoor kasi yung bird walang post-fight. Hindi niya mababackdoor. Mm. So, hindi niya mabibigyan ng value yung Crimson. So, nagpalit sila, Lloyd on the left. Lloyd on the left, Solar Moon on the right. Anong pinakagusto niyong bird na kasama ng double anemone? Backdoor with backdoor hair? Backdoor talaga. Blackmail egg bomb. May mga play outplay rin yun na kaya mong mang-no-turn ng nasa likod eh. No? Pag kailangan. Oo. Tapos may follow-up ka. Ganun. Tapos follow-up mo, Goda, unto me. super. Kulit. Kay Lloyd na to? Mukha nga. Tingnan natin though, AC. Let's see. Pag kay Solar Moon to, magsimba talaga siya. Magsimba ka na talaga bukas. Stars galing kay Red Cloud Palacio. Let Toots cast, sabi ni Red Cloud. Welcome na welcome dito si Tropang Toots. Si walang problema dyan. Tropang Red.
Tropang Red. Stars galing kay Sign Riamon. Ultimate. Kamukha ni Toots si Bongo. May mga kaluka-likes rin naman tayong binabanggit. Tropang Brian Gambona. Ano mas goods na double anemone? Yan natin kanina. Tapos Tropang Gabriel Abrasha. Thank you sa 75 stars. Tropang Shen Raimon. Kamukha ni Toots si Bongo ulit. Steady and steady. Tapos stars galing kay Melvin X Conde. Thank you. Steady and steady yan. Tama ba positioning ng name, Sir Reg? Alin yun? Ngayon ata okay na. Ah, ito na okay. Siguro. Gets. Yung kanina. Bali, hindi kasi natin kontrolado mga tropa kung sino ba sila sa left or sa right. So, binabago natin yung name sa taas. Sa left si Lloyd. Pero basta may bug, ito si ano? Solar Moon yan. Basta pag yung may the last one, si Solar Moon yan. Yan. Basta nakita nyo yan, original yan. Parang sakto yung pangalan, no? The Last One, Solar Moon. parang itinakda. Oo. Ayan na naman, anong madi-discard? Balloon? Ah, pangit. Medyo pangit yung draw ni, ano dito. Piranha ang na-discard. Ni Solar Moon, kasi sa plant napunta lahat. Oo. Mm-hmm. Yun, so, nagpass lang si Lloyd dito. Chill which is siya. Typical din dito sa double anemone. Ang tanong lang kung igagalaw ba ni Solar Moon yung plant niya, no? Na may 5 energy si Lloyd. Nakakatakot rin tong pa-discard ng plant dito, pero walang hawak na discard. Pero yeah. may bunot pa tayo. Although malaki-laki yung shield up kasi nito eh. Oh. If I were him, kailangan niyang i-value yan kasi yes, naka-discard din kasi naman siya kanina. Kasi mauubusan siya. Oo, pati Bidens, no? Gamitin na yun. Mm-hmm. And meron din kasi mga tail slap. Goods na goods yan. Let's see. Ayun na. Oh. Goda, aray, dalawa. Dapat hindi ka nagsisave dito. Bakit ka nagsisave sa plant? Yun lang. Ang sakit. Sa sayang sa energy, no? Tapos, anyway, ang problema natin is bumaba yung atake ng plant. Maghihilang ito. Wala siya sa focus fire ni round the one, first round one. Finals na ba yan, guys? Sabi ni Tropang Christian. Finals na, 2-0. Yes, finals na. Round 1, round 2, sobrang sama ng draw ni Solar Moon. Mm-hmm. Baka ito na yung counter ni Lloyd. Oh, buhay. Grabe. Buhay pa rin. Maghi-heal pa. Pero fresh na fresh yung kay Lloyd. Nakakatakot ito daw. Dumadami. Wala siyang the last one. Mm-hmm. Yun yung hinihintay niya. Kaya hindi niya binibitaw to, no? Yung dalawang feathers. Yes. The first one niya, wala pa. The first one. May heal pang magagawa okay. Si Trupa. Medyo questionable talaga yung ginagawa ni Lloyd na ina-attack niya yung bird. Kasi dapat pwede na siya naging passive dito eh. Kasi nakita niya yung dalawang Goda. Nag-ipon na lang dapat siya ng energy tsaka cards para ma-nutter niya. Inuunti-unti niya. Oo, which is not dapat hindi mo ginagawa sa double anemone bird. One-shotin mo as much as possible. Mm-hmm. Worst talaga. Bitin pa rin. Yes. Attack. Ayan, wala. Medyo... Hirap talaga. Sayang kanina nung buhay pa yung plant niya, pwede siya nag-pass doon eh kasi wala na siyang mga goda nakita. Totoo. Eto na, mukhang kay Lloyd na nga to. Ayan easy na. Tama yung ano mo, hula. Ayan na. Nakuha na ni Tropang Lloyd ang lineup niya. So maganda, no? Baka mag-stick si siya Lloyd dito. Running for reverse sweep? Pwede. Oh, exciting. Tingnan natin. Never say never daw. Pero wala na. Tirana at saka ano, anemone. So, to Lloyd. 2-1. Eto na ba? 2-1 in favor of Solar Moon. Tama. Reverse sweep ba ang mangyayari? Marami na rin tayo nakikitang ganun, no, Reg? Tama. Totoo yan, trope. Ang akala natin, tapos na. Pero bumabangon. Biglang may build na nag-click. Tingnan natin. Ayan na, sabi. Meron ako nakitang lineup kanina ng Solar Moon. Nag-double bug ba siya? Parang siya ba yung merong thorny?
Oo, yata. Ay, or siya yung kalaban. Kalaban niya yun. Tingnan natin kung may iba pa bang dala tong si Solar Moon. Exciting. Yes, nice maganda game. Yung laban, maganda yung laban. Na seminar ata ni Oversize si Lloyd, sabi ni Camille. Double anemone ba si Oversize din? Oo, double anemone na pala si Oversize. Ayan na. Nakaisa din, sabi ni John Samuel. Nahihirapan na sa hard counters. Parang nakahanap yun pala ang solusyon. Goods na goods. Kung natutuwa kayo sa ginagawa natin, mga tropa, exclamation point notify. Yung next live session natin, mag-a-alert sa inyo yan. Goods na goods yan. Pasigaw daw si tropang Russell Patrick B. Ocampo. Shoutout sa'yo, tropa. Steady ka lang ba dyan? Chill na chill ka lang ba dyan? Kumagal lumabas yung risky. Double anemone na rin po si V. Miguel, sabi ni Leonard J. Ooh. Bad draw para kay Solar Moon yan. Sir Reg, pwede ko po ba isali ang popa kong macho sa tournament nyo? Pwede, tropa. Community IO. May link tayo dyan. Yan. May yan, Twitter mama, link. I-announce din ni Reg. Oo. Goods na goods abang, yan. Abang-abang lang kayo dyan. Steading steady. Chill na chill yan. Tatanungin ko na rin. So, paunahan kasi yan. So, 32 teams lang ang yes, pwede makapasok lang dyan. If ever na may 32 teams na, mapupunta kayo sa waiting list. Goods na goods. Ayun na. Makakanood na tayo. Let's go wild. Boom! Discard the list. Lloyd sa left, yun. Solar Moon sa right. Hindi siya nagpalit. Parang si Lloyd ang nagpalit. Parang nanganganib si Lloyd. Oo nga. Last win na to ni Solar Moon, no? Yes, maging yes, 3-1 yes. Kung manalo si Solar Moon. Baka in-anticipate ni Lloyd na magpapalit ng lineup si Solar Moon based sa kargadong Axie. Baka mag pure AAP. Pure AAP kasi yung pangontra dun eh, no? Actually. Scary. Dahil kita na siya ng mga mata nito. Ayan na. Sander Clovarb Strike. Tsaka may Pocky. Panglimas sa mga yan. Nakakatakot actually. Parang mo, favorable ano, kay rin. Solar Moon. No? Oo nga eh. Kasi parang tulad ng si Solar Moon buwas, tulad ng tulad na nakita natin kanina itong mga plantito na to kapag nadi-discardan ang sasakit kasi nawawala yung mga shields up nila. Card reliant din kasi itong mga plant. Oo. Para makapag-establish ka ng break wall. Oo. So masakit kapag tinamaan ng early discard. Tapos kunwari ang hawak na niya itong mga nasa mid at back line niya tapos na-discard yung mga nasa front. Mm-hmm. Ay. Mahirap. Steady. Boss Reg, ba't di ka kasali sa Axie Tour na? Kasi nagka-cast tayo ng Esports for Everyone, tropa. Goods na goods yan. So masali yun, tayo. Pagka nakasali siya tapos nagka-cast din si Ren. Pwede naman. Chill na chill. Ano? Oh, habang ano eh, no? Habang... So maglalagay ako ng vegetal bite, no? Ayan, medyo bad ba yan? Parang nag-stream lang. Pwede tayong gumawa ng ganung segment na kasali tayo sa isang tournament pero kasi pag natalo tapos na yung segment. Oo nga pala. Yun lang yung catch dun. Oh, eto na. Nagwa-wild na sila. Discard, disable na ako. Oh, pero may bawi. Sino yung may woodman power? Meron ba sa kanilang may woodman power? Wala nga, wala dito, wala. Wala. So, pwede mag-save si Lloyd dito ng energy kasi wala naman threat ng energy steal dito kay Solar Moon. Right. So, puro discard lang to. May tanong, is Filipino daw ba ang Livox? Hindi ko sigurado eh. Halo-halo eh. Alam ko may mga Pinoy. Halo-halo. I don't think may guild pa ngayon na walang Pilipino knowing na Pilipinas ang may pinakamalaking yes. Axie community. So true. Yes.
maaring nung una, pero nung nag-expand na yung mga guilds, kumukuha na sila ng players. May mga Pinoy din na everywhere na. Yeah, meron, meron. So sayang kung nag-balloon siya, no? May potential na mag-miss yung isang zigzag. Bakit niya sinesave yung balloon para sa ano, anesthetic bait sa bug? Pang saloon. Ang tanggal ng stun. Meron din threat ng discard dito. So pwedeng mawala lang rin yan. Yes. Totoo yan. So siguro dapat ginagamit na niya for value. Pero ang problema dyan ay paano yung anesthetic bait pagdating dun? Iikutan na lang niya with ano? With bird and plant moves. Mahirap rin i-ano. Oo eh. So medyo mahirap, mahirap. Tagal. Kasi hindi matatanggal yung ano, yung stun eh. Tumatagal na yung interval. Napapaisip na ng matatagal ang mga tropa natin. Napapaisip na kasi dire-dire eh. Kung ano yung ibibigay. Kung ano ibibigay, kasa. Ngayon, iba. Oh, natira niya naman. Okay lang. Oh, wow. Nakuha nung... Last stand din yan. Oo. Oh, walang zigzag. So, walang kahit ano. Yan? Ay, wala, nagamit na pala niya yung zigzag niya. So, wala na siyang madi-disable. Pero, paano ito? Kailangan tirahin ng bird. Ng ito, balloon, may ano? Balloon naman. Pero yun nga, mawawala na yung balloon pang ano dun sa, kabi, ano, ano, sa bug. Nakaready na yung anesthetic na... bit. Mag-double Bidens to, si Lloyd. Ah, kung mabunot, oo. Pwede. Double Bidens. Ang mataas ang odds. Mataas odds mag-skip itong si Solar Moon, no? Kasi steady lang naman siya. Wala naman siyang takot na sa... Wala namang nakaw yung kalaban. Walang discard. Wala rin siyang offense na nakikita tayo ngayon. Ayan lang. Steady lang siya. Oh, ang galing. Nakaw. Kung ako yan, siguro... Goods pa rin. Iniisip ko kung ibabidens ko ba yung plant para matanggalan na ng last stand. Pero parang goods pa rin naman na may protection yung bug. Ah. Since okay na naman siya sa cards, hawak na naman niya yung ano niya. Ayan. May dalawang defense. Anesthetic pa naman siya. Poki. Combo na ba? Ayan na. Ayan yung na. Balloon. The first one. Gagana na. So, nasave niya yung balloon. Luckily, hindi na-discard. Hindi, pre. Nawala. Pero na-draw niya. Na-draw. Ah, oo. Na-draw niya ulit. Oo. Round 6 na rin eh. Oo. The first one. Ayan na. Bumabanat pa rin. Ayan ang heavy damage niya. Boom. Tapos may 2 wards lang. Na-clear ang niya. Ang ano dito, pag walang balloon si Lloyd, meron. Stunned sa next turn, si Birdie. Oh, masakit ito. 3 cards lang. Ouch. At most ang pwede niya ibitaw. Pero may balloon siya. And he goes first, so it's fine. Parang... Hindi ba kill ata ito? Kill turn ata dapat. Pero 110 na kasi. Questionable yun. Oo, yun. Bakit 2 cards lang ang binitaw niya? Kung ako ang gagalaw kay Solar Moon, o all in energy. Ako. Oo. Yes, dapat nag all in siya. Siguro may chance mag-survive si Solar Moon dun sa ano, shields up niya. Kung mababa yung shields, oo, pero may poke pa rin na magbibigay ng 20. Tapos meron pa rin 10 galing dun sa triple threat. Grabe. Hindi ko yung expect yun ah. It's a 2-2. Questionable, no? Questionable. Oo. Dami rin nagke-question sa chat bakit nagtipid. Para siguro, may comeback Israel, sabi. Let's see, game 5 gusto ng game 5. Feeling ko magda-double anemone na naman to si Lloyd. Pwede, no? Kasi yun talaga yung pinaka, ano, malakas ayaw against... Ayaw pang manalo. Ano? Ayaw niya pang manalo. Exciting! So, ito ano na kaya? Nga ba? Reverse sweep na nga ba na naman ang mangyayari? 2-2 na, mga tropa. It's a 2-2. Akala niya ata mabubuo. Ang sabi, ang ina-anticipate... Pag nag-post naman siya, una pa rin naman kalaban. O 4 cards lang siya nun. Yes. Baka din hindi nabilang yung energy daw. Let's see, pero... Still. Pinasarap lang daw, tingnan natin, no? Gusto lang ni... Ah, yun lang. Ano,
nawalan ng net. Moon. Hindi kaya naikasa niya lang yung dalawang cards tapos na DC. Oh my God! Aray! Hindi ata. Hindi naman yun sinabi nila dito sa, okay. Sa chat. Merong nawalan net si manager, sabi sa taas. Si Jay Flores. Kung si Solar Moon si manager. Ang ano kasi doon, if ever mabubuhay si Solar Moon doon, sa tirang yun, mauuna siya. Kasi parehong 55, ay parehong 59 speed yun. Baka yun yung iniisip. Totoo. Na parang yung ginagawa sa upstream sa aqua na bababaan mo yung damage para mauna yung aqua mo next. Pwede yun. Sinadya yun para medyo bad boy, sabi ni Khalil. Makulit nga. Tingnan natin. As expected, maganda talaga lagi yung finals matches natin dito sa Esports for Everyone. So, yun. Ang ganda ng ano. Stars galing kay Josel. Thank you, tropa. Chill na chill lang, sir. Thank you. 10 at 10 ulit. Goods na goods yan. Baka dahil sa balloon, sabi ni Rayson. Ang ganda ng laban. Totoo yan. Kahit questionable yung last play, ang nakikita natin, oh, maganda yung laban. Ah, yung laban. Yung laban at up to the end. Very meron exciting. Meron siyang dalawang Insectivore, 88 shields yun. Totoo yan. Baka dahil isa-shoutout mo ako, Idol Reg, sabi ni John Russell. Medyo bad boy. Paano makasali sa esports? Sabi ni Tropang Louie. Very good question. Baka tinahog ni Mrs. So, check mo yung pinned comment natin, Tropang Louie. May Twitter link dyan papunta sa Esports for Everyone. Dyan natin nire-release yung event. At nire-release natin yung event ngayon rin. Ayaw magsimba daw. Tagilid. So, mas pinili niyang magpatalo kaysa magsimba, no? At ito na, Game 5, game mga tropa. Game 5 na to, guys. The last match. The last sabi one. Sabi sa'yo, double anime. Ayan na. Oh, wow. The return of the comeback na ba ang mangyayari? I think. Tingnan natin. Hindi magsisimba si Solar Moon. At kung mananalo si Tropang Lloyd, reverse sweep. Siya yung magsisimba, no? Pwede. Siya talaga oo. Dapat, pre. Ay, Bro Rain, baliktad ulit. Nagpalit yung, na ba? Ayun. Lloyd okay. Sa kanan ulit. Solar Moon sa kaliwa. Very exciting. Steady. So, kanina, nanalo si Tropang Lloyd dahil sa setup niya na ito. Tingnan natin. Reverse sweep ba na ba ito? Ulit. Reverse sweep. So reverse sweep. Tinatawag nating miracle, no? Mm-hmm. Nawalan ito net, na eh. Sayang, sabi ni Jay Flores. Hindi pa rin tapos si Tropang Jay dun sa nawalan ng net si Solar Moon. Medyo bad boy. Eto na yun. Discard kay Solar Moon, disconnect kay Lloyd. Mas masakit yun. Doon ako sa discard. Okay ba ang jumping lasso na naka-terror champ? Bago yan, tropa. Hindi tayo familiar dyan. Pero, pwede. Kasi may garish pang trigger ng terror champ. Hindi ko lang alam. Converge kung gamit ni Solar. Oo nga, naglolo ko converge kanina. Agoy. Sana nandyan si Lods Bornock, sabi ni Jonathan. Pwedeng mag-cast si tropang Bornock. Actually, kasa naka-schedule, inuman. Pero tumatoma. Wala ngayon. Goods na goods. Ah, baka naubusan lang ng oras, sabi ni Francis. Naka dalawang cards tapos naubusan ng oras. Pwede. Paano naubusan? Ah, as in, ano sa ano? Nag-iisip siya kanina. Right. Para sa mga nanonood pa ngayon, mga tropa, quick announcement. I-release na ngayon. Yun. Yung link.
abang-abangan nyo na sa Twitter page. Yan yung surprise natin. Kapag nanonood kayo ng stream, random time, lalabas natin yung link. Pwede na kayo mag-register very soon. Yun. Very exciting yan. Nasa Baguio, si Tropang Bornock may kadate daw. Medyo bad boy. So, ito no, may threat ng double goda. Meron yes. akong ginawa dati na... Ay, double goda, isang goda. Na laban, tapos biglang tumira ako, nag-CR ako. Pagbalik ko, tapos na yung laban. Nag-skip. So, sabi daw, baka nag-CR rin tulad mo, Sir Ruthless. Kaya na deads. Okay. Uy, yan na. Autopass. Grabe. Grabe. The first one, second one, third malakas talaga, one, pre, malakas and fourth talaga. One. So, ang pag-asa niya lang, pag may nabunot pa siya sa bird niya, pwede niyang patayin tong aqua. Oo. Teka, teka. Wait lang ha. Kung 3 cards yung mabunot niya sa bird, pero para mababa ang odds. Pwede ba sumali 900 MMR dito? Pwede, tropa. Nandyan lahat walang sa pin comments. Walang requirements. Every week, ano yung prize? 50 elite tokens sa first, 35 sa second, 15 sa third. Ang isang elite token is nasa $1. So, $50, $35, $15 yan. Free to play, free to enter. Weekly to, mga tropa. Ang kailangan lang is abangan. Goods na goods yan. Itong parehong bird nila, no? Parehong 59 speed to, no? Yes, kasi hair. Pareho sila may aqua parts. Oo, aqua part tapos may beast part naman. Pero ang nangyari, tinamaan yung bird. So, guaranteed na mauuna si Tropang Lloyd dahil sa pagkaka-egg bomb. Maaring, game changer. Mukhang close pa rin. May nabunot na maganda si Solar Moon, may nabunot siyang maganda. Wait lang. Oh. mukhang masakit. Kaya nga, hindi pa, pinasarap lang. Grabe. Pinaganda lang yung laban. Mayroon pa siyang anesthetic bait. Nako. Pagod. Magkikrit kaya? Wait lang ha. Excited. Parang dito talaga ako kay Solar Moon eh. Mukhang magsisimba talaga ito si Tropa. At ayan na. Ay, lalastan. Oh, pero wala, teka, walang teka. Lalastan yan. Sa ulo ko damage niyan. Oh, wow. Last stand for the win. Last stand yan. Let's go, Solar Moon. Pumatay yung bug bago maging multo. Medyo bad boy. Grabe. Reverse the reverse. Ang nangyari? Na-reverse yung lang, dapat pinaganda. I-reverse. Galing na. Bukas, happy birthday, Solar Moon. Uy, congratulations, Solar Moon. Happy Ganda. Sunday sa'yo bukas. Ganda ng last match. Ganda nun. So bukas magsimba ka, tapos mag-family day kayo. Ayan. Good, yung family good. Mo. Steading. Ganda ng finals. Galing nun. Galing. Last time na nagdala pa. Medyo bad boy. Grabe. Nahype ako dun. Ang kulit na nangyari. 3 wins to 2 wins. Panalo si Tropang Solar Moon, mga tropa. Medyo bad boy ang nangyaring setup dun. Kulit. Ang galing. Intense parehas, ayaw magsimba. Iba talaga. Iba talaga ang bird mo, Solar Moon, sabi ni Camille. Medyo na, bad girl. Yung na-noter niya, no? Yung mali kasi niya nung una, parang inuunti-unti niya, no? Nandun sa double anemone, no? AC. Ngayon, yan na, one-noter. Nakuha na. Ulit siya, no? Oo, nakuha. Game 4. Yung game 5, grabe. Nakuha yung tempo. Ganda. Miracle play yun. Galing. Dahil dun sa last stand, pre. Dahil sa last stand. Ang hirap talunin nun, double anemone, promise, oo. Pag nakabag ka. Oo, totoo yan. Congrats kay tropang... Ano pangalan niya dito? Siya si RG Maninit. Congrats sa iyo, tropa. Congrats sa iyo, RG Maninit. Ganda ng laban na binigay mo. 3 wins. Ganda rin ng pagpala. Alam ko na kung bakit the last one. Hanggang game 5 siya. Tama. Kailangan sa last game manalo. So,
Yes. Congratulations, the last one. Solar goods moon. Na goods. Let's go. Oh yeah, solar moon, the yan. Last one. Yan ang solar moon bird, bali. Oo, mayroon bago, goods, may yan. Bago na. Congrats rin kay Tropang Lloyd, second place, not bad, ganda ng din. Laban. Goods na goods yan. Tapos third place, malalaman na lang natin, pwede nyo antabayanan dito sa link. Pero hindi na natin ma-feature ang third and fourth place. Goods na goods tayo, mga tropa. Ganda na naging laban. $50 kay Solar Moon, $35 kay Lloyd, at $15 sa third place. In elite tokens ito, na $1 bawat elite token so far. So goods na goods yan. Free event, masaya, tournament experience, exciting. Go, go, go. Yan ang ginagawa natin during Saturdays, yung, mga tropa. Yung bird pumatay ng 2 energy, no? Medyo, pumatay ng anemone. Yan ang malupit na 400 ang HP. Kung beast, grabe. Okay lang. Sige, kaya ng bird yan. Pero anemone yung pinatay. Medyo bad boy. Lakas, ang lakas. Congrats, congrats. Ayos tayo. Ganda na naging laban. Sobrang lupit ng card draw niya. Actually, oo. And that's our Esports for Everyone number 8, mga tropa. Kung nag-enjoy kayo doon, exclamation point notify, mag-a-alert sa inyo yung next live session yes, natin. Sir. Saturdays, tournaments yan. Tuesdays, Thursdays, at kung kailan natin gusto habang nasa Pinas tayo, mag-a-alert sa rin sa inyo yan. So, exclamation point notify. Support, nandyan rin sa links natin. Pages na mga tropa natin, nandyan rin sa pinned comments natin. Si Tropang Rain. Rain TV, si Tropang AC, AC Malakas sa FB. Goods na goods yan. May yan. Ipa-plug ba kayo, mga tropa? Yun lang. Follow the page. Continue to support Esports for Everyone. Salamat sa mga nandito. Salamat din kay AC. Sobrang salamat, AC. Maraming thank you sa inyo, Sir Reg. Saka Sir Rain, mabuhay. Axie Gigi. Welcome, let's tropa. Go. Anytime yan tayo dito. AC Malakas, huwag nakakalimutan magsimba bukas. Si Solar Moon. AC magsimba. Mabait yan. AC mabait. Goods na goods yan. Tatlong simba rin para dun sa triple threat para lahat pumapasok. Goods na goods. Lahat ng misa, no? May 8 a.m. na misa, 10 a.m. So pati, pati yung the last one. A-attendant yan. Lahat. Goods na goods yan. Maliban dun, mga tropa, sponsors natin, Esports for Everyone, Axie GG nandyan. Yes. Saka Elite, nandyan lahat yan. Goods na goods yan. Ito ang ating merch. Para mabili yung merch, nandyan yung link para kay, galing kay Tropang Rain. Pag nakakuha ka ng physical gear, isiship nila yan worldwide. Maganda yung gear, actually. Tight na tight ito, yung jacket, goods na goods. Yun ang gamit ko pa uwi ng Pilipinas. Steady, yun lang kailangan. Anong nilalagay sa game ID, Sir Reg? Game ID, yan yung in-game name mo, tropa, kung tama ang pagkakaintindi ko. Para yun yung way para hanapin ka. Goods na goods. Alright, more streams to come, sabi ni Tropang Jonathan. Mamamaalam na tayo, mga tropa. Ayos pa yun. Salamat, salamat, guys. Good night sa inyo. Thank you. Good evening. Good luck good sa mga night, mag-grind pa night. Sa arena dyan. Good luck, good luck. Tama. Ayos, mga tropa. Iwanan muna natin pag nag-out na tayo para maka-browse kayo ng pinned comments natin. Goods na goods yan. Alright. Ayos ba yun, mga tropa? Steady ba ang nangyari? Goodbye. Tama ba? Nasa Pilipinas na tayo pero good night pa rin naman. Goodbye and good night, mga tropa. In life, stay kind. But in Axie PvP, stay ruthless. Ang outro tayo. In 3, yun. Outro. Let's go. 2, 1. The last one. Boom.